Hello, test mic, test mic, test mic. Ayusin lang natin yung live. Ayusin ang live, ayusin. Teka lang guys. Tayo ay nag-aayos lang. Update ko lang yung mga description. Tag lang natin si Night Crows. Eh, so, dami loot sa. Oo nga eh. Sakto lang. Konti lang yan. Teka lang. Okay. Konti lang yan loots na yan. O, buksan na natin. Wow, tapos na yung dailies. Ayan, okay na, okay na. Better, better. Rinig ba yung game? Malakas ang panat. Hello? Test mic, test mic. Okay, mukhang okay naman ah. Uy, dami wa. Dalawa, may dalawa pang natira. Sheesh! Kailangan natin magpa-gold. Collect and select. Kunin muna natin yan. Magkano na HSA ngayon? Nakita ko mura na oh, 6.5 na lang oh. Kano huling bili? 6.4? Mura na oh. Pwede na mag-promote. Para yung guild coin, pang skill book na lang, no? Mamaya, hintayin natin. Kapag umabot tayo ng 100 likes today, matik, bibili ako ng HSA para ma-promote na natin to sa ano. Sa Slayer. Para maging Slayer na tayo. Wait natin yung mga ibang viewers. Good morning. Happy Sunday to everyone. Oh, affordable na we. Mura na siya we. Kaya na siyang bilhin. Pero yung ano ko, di pa rin nabibenta. Yung boots ko. Bili nyo na. 4K na lang, oh. Armor. Shoes. Uy, may nagbendang mas mura. May kumakalaban sa akin, eh. Kaya hindi ko mabenta yung akin. Dalawa, oh. Mas binababaan nila. Pababaan kami. Binabantayan din nila yung nasa market eh. Anyway, mabibili din yan. Hintayin na lang natin. Wait, 32% na pala tayo. Thank you.
Ano ba ito, tradable? Ayan. I-keep natin yan. Baka tumaso ulit yung alluvial pag wala ng event eh. Kamusta guys? Kamusta guys? Maubos na yung ano eh. Although nakalot naman ako kahapon. Nung SOA. After ko mag-stream, nakalot ako ng SOA. Nung gabi. Kung kaya kompleto na. Okay na rin yung Morion natin. Bumili na lang ako ng Morion. Bali, ang kulang na lang natin ay isang HSA saka gold. 3.5M. Yun na lang kulang natin. So, after ko mag-dailies, Rekta, LOV na. Check lang tayo ng word request. Yung may level 30 ba? Uy, teka. Uwi muna tayo. May bash, may ano, may Celano na request. Kailangan ko yun para sa contribution points. Grade 4 na tayo sa Celano eh. Ito, ito, level 41. Ito, level 43 para 40. Ayan. Napaka-importante ng board request. Hindi ka lang nagkakadiyas, pati contribution points mo nagle-level up. Kailangan ko mamax agad yun eh. Ano na tayo dyan eh. Grade 4 na. Grade 4 na tayo. Lapit na tayo mag-grade 3. Para, mas, pero mas maganda, grade, masagad na natin ng grade 1 para ano, para paldo yung dual damage. Paldo kasi yung dual damage dito. PBE dual damage. Kapag na ano. Para both map natin. Parehas ng nakamax. Ito na lang eh. Para abilos na lang po problemahin natin next time. Yung bastion max na natin eh. Ayan. Grade 1 gold na tayo dito. Celano na lang. Ang Celano medyo mahirap itrabaho to. Mataas kasi yung requirement na points. So dapat nagbo-board request kayo ng mga Celano request. At lagi niyo tatimingan yung ano, yung mga board request sa Celano, minsan may mga level 40 o di ba ang bilis mawala. Nawala na yung mga level 40 oh. Buti nakakasave pa ako ng isa. Yo, Kuizo, road to second advancement na pang second. Oo. Kulang na lang natin gold, saka HSA, isang HSA na lang. So, iniisip ko kung mag, kung bababa pa to, baka bumili tayo mamaya. Pero, abutin muna natin yung 100 likes. Try natin kung abutin yung 100 likes. Kapag umabot ng 100 likes ng video natin today, matik, bibili natin yan. Pag hindi, punin pa rin natin to. Guild coin ko ay 16k. So baka mamaya mag 20k to after ng tawag dito Guild Dungeon. Mamaya ang gabi pa Guild Dungeon namin eh. Every Sunday kasi kami nagda-dungeon. Para meron kaming 1 week para magpalakas. Kasi intermediate na yung tinitira namin eh. Ang baba na nito no? Pababa ng pababa. Parang halagang 2,000 pesos na lang ito eh, kung tutusin. From 5k yun ah, from 5k pesos to 2k. Kalaha, more than half na yung binaba. Isipin mo na mga first few weeks no, nasa ano yan.
Nasa 20k Diaz, isang HSA. Ngayon lang ang minura. Yan. So, galing akong church, guys, eh. Papalit lang ako ng pantalon. Ang init, eh. Ang init sa labas. Nagmotor pa naman ako. Ayan. Oo, sir, ito yung mga unang nakabenta ng HSA. Paldo mga yun, boy, cash out malala, 5k dati yun eh. Ngayon, laki ng minura. Wala ako ng tubig, ha. Kailangan natin mag-hydrate kasi ilang oras na naman tayo magsasalita. Saka medyo mainit din talaga panahon. Maabot ng 36-38 yung ano, temperatura sa labas. Ayan, hello, hello. Pero malaki pa rin 2K, boss. Oo, malaki pa rin yan 2K. Kasi kung malulot, madali na kasi alam na nila pag boss hunt eh. Kuy, hello, Jose. Ano dapat bilhin sa 9M skill? Sa dual sword ba yan? Sa dual sword, ano, bloodshed din una. Yung bonus damage. Yan. Hihinga lang ako, guys. Nakita mo na new class, boss? Oo. Oh, 'di ba pinakita ko na? Gumawa na ako ng content noon eh, yung bagong class. Meron na tayo noon dito sa channel natin. Pakita ko sa inyo, ah. Meron na tayong content nun. Roger! Ayun. Pakita ko sa inyo. Pakita ko. Ayun o. Dito sa channel ko. May content na ako nun, guys. Ito yung bagong class. Rapier. Pop muna natin. May ads. Yan. Guys, game, guys. Panoorin muna natin ang buo. Ito yun, ah. Oh. Yung mga skills. Yun, nakita nyo, ah. Yun, oh. Oh, yun. Ang ganda nga nung ano na to, eh. Yung class na to. May parang dash na skill. Ayun, oh. Yung first rare na skill niya, pang parang dash. Kasi may epic skill siya na parang pantusok ni ano, Lancelot. Critical, oh. Critical. Parang madalas ang critical niya, oh. Critical, yung pula, tapos double damage yung dilaw. Nightcrawl. Yun yun, eh. Bossing, paano maalis yung slaughter stage 1 and gaano katagal? Ah, si Yan, medyo matagal yan kasi random yung pag bawas ng points niyan. Yung iba ay naabot ng mga 12 to 15 hours sa paglilinis ng slaughter status nila.
Kasi hindi siya hindi siya nababawasan every kill eh. Random siya nababawasan. Kaya matagal maglinis. Depende. Yung nga pala, kakapanood ko lang noon ng bagong upload mo. Ayan. Bazoren, ano specs ng PC mo? Ang spec ng PC ko ay Ryzen 7 5900X. Tama ba? Double check ko. Properties. Ayun. Ryzen 7 5800 pala. 5800X. Tapos, naka 3070 Ti ako. Naga graphics and 16GB RAM. 1TB na HDD sa SSD. SSD pala. SSD and HDD. Medyo mid-range din siya. Meron medyo mid-range, parang similar sa Impaler. Oh, sarap nito kasi meron din siyang parang, 'di ba, ang kulang sa game, parang kulang tayo ng mga panghabol or dash. Eh yung bagong class na lalabas sa Korea ngayong May ano eh, may parang dash eh. Nagda-dash. Sa Archer po, ano? Ako, oh, sa Archer, Critical Blow. Critical Blow sa Archer, Justin Daguplo. Nagbobosant, minsan lang ako magbosant eh. Kapag naano lang, pag nakita ko nagbobosant yung guild. Pag hindi kasama yung guild, di ako nagbobosant eh. Pag minsan nagtawag sila si Bibi ng katulong. Eh, saan ako napunta? Nagbabawasan naman sa B eh, pero hindi ganun kadalas. Mas ano pa rin eh, mas medyo sobrang war kasi dito. Minsan parang waste of resources magtambay sa Battlefront dahil marami rin malalakas sa ibang server. More on, nagpo-focus muna ako mabili lahat ng ano, kailangan ko sa gold. Kasi yung gold ang pinakamahirap yung farm. Sa spear, yung buff nila, ano ba yung buff nila? May buff ang spear, di ba? Yung unahin mo yung buff. Kasi plus basic attack yun eh. Class. Ano yung buff nila? Battle cry? Unahin mo yung battle cry. Basic attack damage 8 pala yun, no? Unahin mo yung battle cry. Para mataas yung base damage mo. Dapat nga lagyan nila lahat ng class ng dash eh. Oo nga eh, yung kulang eh no. Pang dash. Wala kasing ship eh. Walang pang habol. Or walang pantakas. Literal na ang dash mo ay glider. Eh yung pantakas mo eh, glider. Sa night boss, ano dapat unahin na night? Sa night! Tonight will be the night. Etong night, di ba? Vanguard pala yun. Alin ba yung night? Soldier ba yun? Ah, soldier. Ah, ang inuuna dito, alam ko ano? Ano ba inuuna dito? Either itong ano ata. Either reduction ka or mag-skill ka. Ito pang pull eh. Pero kung gusto mo makunat, yung passive niya. Alam ko yung passive niya yung mga makunat eh. Halimbawa dito yung mga nasa ano niya. Hindi ko kabisado yung sa knight eh. Masyado ano yung mga nasa 9M skill niya. Ito, kung may basic damage, saan ba ito nabibili? Merchant ba to? Hindi, dito nabibili. Alin ba yung mga nabibili dito? Crap.
ko alam eh. Ano ba nabibili dito? Ito? Nabibili ba to? Maganda ata yung pull. Parang pang-pull nila. Ito yung shackles. 1 week na ako di makakuha ng Morion sa LOP katamad. Makalagyan din nila yan kasi di ba maglagay sila ng new passive skill para sa lahat. Ah, yung burst nabibili sa merchant. Ah, yung burst nabibili. Yung burst daw nabibili sa merchant. Kung nakukulangan ka sa damage mo, pwede mong unahin yun. Kasi basic damage ata yung burst. Ayan o, basic damage. O, kung nakukulangan ka sa damage, burst unahin mo. Pero kung kulang ka naman sa defense, unahin mo siguro yung mga pang block or pang damage reduction. Focus kasi ang knight sa ano eh, damage reduction talaga. Yun yung mga stats nila eh. Mga passive ng knight. Medyo mahirap sa F2P ang knight eh, sa totoo lang. Kung F2P ka, tas knight ka, medyo mahirapan ka mag-progress. Mas okay pa mag-ano ka na lang. Mag-vanguard ka na lang. Kaysa knight, kung gusto mo ng melee na medyo makunat. Makunat din naman yung vanguard. Sana taasan nila drop rates ng melee. Oo nga eh, no? Pag melee talaga, yun talaga problema kahit sa other game. Yun talaga problema pag melee. Kaya maganda mayroon ka rin subclass na archer para pang fire mo sa low level mobs. Para pag mataas na yung basic attack mo, pag kunyari magde-daily quest ka, mag-range ka na lang. Minsan ang hirap pa sa melee, naiipit sa mga nagkukumpulan, di ba? Pag nagkukumpulan sa mobs, minsan di tayo makahit kasi naharangan tayo ng other characters. Check natin, ilan pa ba contribution na kailangan ko sa sila? 1.5 na lang. Dapat mapapaba natin today ng ano, medyo 1.2. Kailangan pa natin kumuha ng ano. Uy, meron! May board request! Uwi! May board request, boy! Sila na uli. Level 40, hanapin natin. Yung mga level 43. Ayan. Matik, nagtitipin na agad ako pag nakita ko sila na yung board request eh. Kasi yun na lang nagpapataas ng ano, contribution. Pero madali ibenta sa NFT ang knight kasi sa dungeon at party raid. Ah, oo. Maraming maghahanap niyan. Kaya sulit din magpalakas ng knight. Kung mag-iinvest ka sa game, tapos kung mag-spend ka ng... Kung investan mo yung knight mo, pwede ka mag-knight. Maganda mag-knight kung meron kung papadlo ka sa game ng medyo may budget ka. Tapos kung makakaswerte ka kagad ng legendary mount, maganda yung ano, mag-knight. Kung naka-legendary mount ka na kasi wala ka ng problema sa damage sa attack speed eh. Paldo ka na mag-attack speed nun. Kahit knight ka. Yun nga lang, pag knight talaga, kailangan may support na ng ano, top ng kaskas. Mahirap mag-F2P ng knight. Unless may mga kasama kang malalakas na tumutulong sa'yo. Eh kung nasa clan ka rin, nasa guild ka rin ng mga F2P, medyo mahirapan ka. Kung siguro magna-knight ka, doon ka sa guild na ano, mga Wailer, para may support kang natatanggap. Kasi ipapryo ka rin nila, minsan kasi pag mga dungeon raids, kakailanganin ng makunat talaga. Actually, kahit itong ano, kahit itong dual blade, si Mutya. Nakita ko yung character ni Mutya, nanlalambot pa rin eh. Kahit ang taas na ng growth rate nung kay Mutya eh.
iba pa rin yung kunat ng ano, ng knight kasi reduction yung mga ano niya, skill. Yun guys, ano, 42 viewers na tayo. Ay, ano yung tumagtag? May nagtanong, tanong lang ilang... May nag-comment lang sa isang video natin. Ang sabi niya, tanong ko lang boss, ilan nakapag second advance sa inyo sa intermediate dungeon? Hindi ko sure number dun. So, ilan? Mamaya ko na lang sasagutin. Okay, di ko pa pala na-paste yung ano natin. Paste lang natin yung... buto. O tubs natin. So guys, palike na ng ating stream guys. Palike, palike, palike. Malay nyo, mabudol nyo na akong bumili ng HSA. Mura na lang eh. Eh na lang kulang ko sa gold. Yung gold, pa-farm natin sa LOP ngayon. Lagi kang binabanggit ni Bugs. Nakita ko sa recommended. Ah, oo, kasi mag-tropa kami ni Bugs. Magkasama kami sa Mirror 4 dati. Nung nagsisimula kami mag-Mirror 4, per server ko ay 92. Magkasama kami sa clan dati niyan, ni Bugs. Bago magka-Wayfarer. Kaya magkakilala kami. Since Mirror 4 pa yan. Sa Vanguard? Vanguard class. Ano ba yung una sa Vanguard? Di ko rin masyadong alam eh. Sino ba mga Vanguard user dyan? Alam ko yung stun bonus. Baka yung may stun bonus. Kasi focus sa stun to eh. Either yung stun bonus siguro or destroyer. Ayun yung nakikita ko. Hindi yan. O siguro yung pang stun muna. Kailan muna nila ng pang may pang stun na skill. Kasi ito wala namang pang stun to, di ba? Normal hit ba ng ano, may stun? Normal hit ng mga Vanguard, di ko alam eh. Bash or fatality, ah, bash. Tingnan natin yung ano. Asa yung fatality? Ah, ito pala. Napalagay ko unahin mo tong bash kasi kailangan makastun ka muna, di ba? Bago mag-efekto yung bonus damage mo. So, mas maganda may stun chance ka muna. Yung dash nito, no? Eh, kasi ang Vanguard kapag nakakapatay, nag-increase din ang movement speed, di ba? Ito ba yon? Dito pang buff yun eh. Meron, alam ko meron silang buff na ganun eh. Ito. Upon defeating target, increase movement speed. So, meron na silang pang buff ng pang speed, movement speed. Meron pa silang ano, passive. Panghabol tong Vanguard eh. Lodge, may settings mo ba na one kind lang ng mobs i-hit ng character pang farm? One, eh nga din yung tinatanong nakaraan, may nagtanong din yan kasi may nakita sila. Either bot lang kasi kung nakakagawa niyan eh. Tingnan natin ha. Eh yung hindi ko pa masyado na-explore kung meron ba talaga sa combat settings. Kasi, quest monster. Hindi ko alam kung gumagana to eh. Medyo mahirap kasi yun eh.
parang either bot lang ata gumagawa niyan, yung mga ganong parang di ko alam kung possible yung ganun. May gumagawa nga doon yan, pero parang bot. Sa rabbit meat eh, no? Parang bot ata yun yung nagpa-farm ng rabbit meat. Kasi mahal yung rabbit meat eh. Di ka din nagra-rush pang second job, Bozo? Hindi naman ako masyadong nagra-rush yun, Bernas. Binibuild up ko rin muna rin kasi yung character ko. Hinihintay ko lang din bumaba kasi sa market, yung mga market value. For example, yan, ang laki na ng binaba ng HSA, di ba? O, mura ng S ng SOA ngayon, bumaba ng 170, 190 na yung kahapon eh. So, medyo titignan mo rin kasi yung market, pag-aralan mo kung tataas or bababa yung presyo. Medyo mahirap din kasi itong i-manipulate ang market eh. Nakaka-manipulate ang market yung maraming pang token, yung mga galing sa labas na token tapos pinapasok nila sa laro. Sila yung nakaka-manipulate ng market. Kasi nagre-register sila ng marami. Iniipit nila yung presyo. Yan, yung Morion. Di ba may mga bumibili ng co-convert ang Morion from Phoenix Dex? Sa inyo, 240 na. Ina-expect ko nga tataas pa to today eh, pero mukhang ano stable yung price dito ng ano one, from 170 to 190. Sa inyo, Kier, ang baba ah. Sobrang baba ng SOA. Pero bago kayo bumili ng SOA, huwag nyo masyadong i-hoard yung SOA sa mga matataas na mataas yung presyo kasi di natin sure eh. Kasi possible magbigay din si Nightcross ng event na nagbibigay siya ng SOA eh. Kasi sa Korea may mga ganong event, nagbibigay sila ng SOA. Although nagbigay naman sila dito nung first 2 weeks ng laro, first 3 weeks I mean. Nagbigay sila, di ba, first 3 weeks ng game, yung pag nag-level 45 ka may 20 SOA. So, yun, pero hindi lahat nakakuha nun eh. Lalo na yung mga galing sa bagong server. Ako nakakuha pa ako ng 20 na SOA eh. Pero di natin sure, baka magbigay uli sila kasi ng ganyang event eh. So, try nyo ring i-wait. Huwag nyo masyadong madaliin. Tapos sabi rin nila, yung SOA daw ay possible din lumabas sa Guild Merchant. Yung later part ng game. Either ano yon, Battlefront pala. Either Battlefront Merchant or Guild Merchant. Lalabas daw yung SOA. Kasi daw sa Korea, ganun eh. So, abangan na lang din natin. Ayun, sabi ni Sean Bernas, ilalagay din nila yung SOA sa Guild Merchant. Eventually. Pero sa ngayon kasi, di pa nila nilalagay yan. 30 Diaz Morion, no? Mura dyan ng Morion. Masarap mag-hoard dyan ng Morion. Yung iba kasi, medyo minamanipulate yung Morion. Kasi nga, may balik sa kanila kapag nag-convert sila. Kunyari, nag-exchange token sila from Crow to Morion. Ayan, from Morion. Marami sila nakukuha. Kasi lalo na yung mga 50 Morion yung presyo sa per server. Meron silang tubo dyan eh. Kaya yung iba, di na nagpa-farm ng Morion. Bumibili na lang sila ng WeMix. Tapos yung WeMix, yung gagamitin nila. Pang Morion ngayon. Tapos bebenta nila. Kasi nakukuha dito, tradable yan eh. Ang SOA sa amin, 170 ngayon. 170. Dalawa na lang. Check natin kung meron pang board request. Naubos agad oh. Ang bilis maubos ng level 40 oh. Nakakukuha rin kasi ng iba. Ang gawin mo, Kier,
Mahirap talaga kasi kung ipa-farm mo lang talaga yung Morion, mahirap sa mahirap talaga. Kasi chance lang siya mag-drop. Minsan swerte, madalas malas. So, ang pwede mong gawin dyan, Kier, mag-farm ka ng add ng mga pang-collections or other na pwede mong ibenta sa exchange market. Kasi, pag tapos yung mapagbentahan mo, ipambili mo na lang ng Morion. Kasi kung mura lang yung Morion, eh. Kasi mahirapan ka talaga mag-crop. Kung aasa ka lang sa farming mo ng Morion, mahirap i-farm ang Morion. Mahirap. Mahirap siya i-farm. Kaya yung iba, dinadaan sa token. Bukod sa mas makakatipid sila, mas mura. Remix to crowd token? Check mo sa Play Wallet. May Play Wallet ka ba? Nasaan ba yung phone ko? Check mo doon sa Play Wallet mo. Makikita mo doon directly magkano yung conversion. Lagi ako naghahanap ng cellphone. Hindi ko alam saan ko nilalapag minsan. Teka nga, si Pinkoy. Sabay tayo kay Pinkoy. Abilus daw, Abilus. West. 51 to 55. Yan, para sa ano to? Sabay tayo! Para sa contribution points to. Yun, nandito sila, wow. Tumatama na ba ako dito? Tumatama na ako, guys. Pero mag-pull bump tayo. Tumatama na. Kahit paano. Tumatama na yung 230 to talaga dito. Ayun, no? Pero may nagmi-miss pa din yung 230. Parang ang love kasi farming na lang ng gold ngayon. Oo, ang LOP, gold farm na lang doon. Ang Morion doon talagang minsan meron, minsan wala. Ay, madalas pala wala. Magkano na frozen tier dyan? Ang frozen tier, check natin ha. Frozen tier. 4K, 4K ang frozen tier, 4K. Uy, sakto, nasasabay yun ako, oh. Yung side quest ko. Ah, di ako makatake. Atakayin natin. Tumatama na ako dito, guys, sa level 51. One more yun. Oh, Sean. Ang sulit na lang dyan, ano? Gold na lang talaga. So, samantali nyo, hanggang bukas na lang ata yung gold event. Yung times to drop ng gold. So, samantalahin nyo. Ubusin nyo na yung mga LOP recharge ticket nyo hanggat kung meron kayo. Ako mamaya, ubusin ko na. Kasi kailangan din natin ng gold. Yan. Pero pag naka 100 likes tayo today sa live, matik, bibili tayo ng HSA na. Wala nang pikit-pikit. Wala nang intro-intro. Pagka 100 likes, matik bili. Tingin mo yung party dungeon within the region kaya yon? Ayun yung hindi ko pa sure. Hintayin natin yung detalye. Pero most likely, ano pa yan?
Either per server or per region. Pero malaki ang chance na region yan. Malaki din yung chance na pwedeng region. Pero okay yan ha. Pagka magiging ano yan ni Chibibi boy. Pagkakakitaan ni Chibibi yan, Chibusiness yan. Sa mga kakuya. Na makapag first clear ng higher difficulty. Pero 10 minutes lang kasi yung party dungeon ha. Medyo ano yon, time pressured. Sobrang short ng 10 minutes palagi ko. Uy, nag-send daw ng siege yung tropa ko. Teka, check nga natin kung kailan siya nag-send. Salamatsu! Check natin. Nag-send daw siya ng siege. Pero pag parang hindi nag-notip dito na. Tayo, may hinto. Ito problema sa melee. Nag-send daw siya. Magkano sinend niya? Magkano tuloy? Ilan pala? Ilan? Para ma-add na natin sa stream goal natin. Ayun, nagpaasa na si Paring Nick ng 2,293 oh. Hindi na, baka kaninang maga niya sinend pala, di pa during live dito li lumabas. O, update natin. 2,293 'yon. Event 23. One like cause one prayer. Sana ako 1F mas mabilis pa rin ang gold sa 1F kaysa sa 2F. Yung change class pala boss, tingin mo cash cash kaya 'yon? Change class. Anong cash cash? Yung change class. Pwede ka naman libre lang change class ah. Buzo, ano mga rare crap mo? Yung mga normal lang ba? Oo, di ako mga normal crap lang ako sa ano. Justin Manalo. Normal crap lang yung mga armors ko, hindi ako nagdi-discipline. Ang kinakarap ko sa discipline, yung iron ingot. Mas mataas kasi XP na bigay sa proficiency kapag yung materials. Kumpara sa ano. Kasi kapag sa specialization, ang bigay lang sa'yo ng armors. Armors ha, pag armors ha. Ang bigay lang sa'yo ng armors, 3K na proficiency experience. Tapos 200 iron or yung kakainin sa'yo. Pero kung magkakarap ka ng materials, iron ingot, tapos meron kang 200 pieces niyan, 200 pieces divided by 5, 40 times ka magkakarap, times mo ng 300, ang gain mo, 12K. So, kapag yung 200 iron mo, kirinap mo ng iron ingot, ang gain mo ng experience, 12,000. Pero kapag nagcraft ka lang ng armor dito, ang gain mo lang, 3,000. So, mamultiply mo ng times 4 yung proficiency mo para mapabilis. 50% na nga din ako eh. Hindi ko lang tumasikaso ngayon kasi nagpo-focus ako sa skill. Pero kapag after ko makuha yung last na 9M skill, papa-professional na natin to. Nag-iipon lang ako ng iron ingot. Kasi yun yung specialty ng discipline. Ito. Kaya nagkakarap lang ako nyan ngayon. Medyo malakas din kasi sa gold yun. Uubos ka ng ano, from veteran to professional, uubos ka ng 30M gold. Malaki din yung gold na puhunan. Merong change class na dala lahat ng skills at item in future?
Ah, sabihin, pwede ka rin magpalit ng ano agad, ng item mo. May mga tickets na bayad siguro yon. Maka ganun, may pampalit. Kunyari, ano ka, dual sword, yung mga equipment mo, di ba? Ito kasing primary weapon mo, saka secondary, kakailanganin mo palitan yan pag nag-change class ka. Siguro, magkakaroon sila ng ganun. Pwede mong i-exchange to other. Pero yung weapon style lang hindi ko sure once na nakuha mo na. Ayun yung mahirap yung weapon style. Lalo na kung naka-legendary weapon style ka na tapos magpapalit ka ng class. Ayun yung medyo subjective dun. Oo, may ano yung cash-cash yun pag ganun. Pag may bayad yun, may ticket na bibilin dun. Seven. Yan, okay na. Done. Pwede na dun sa susunod na, ano. Slurs. Mga level 51 sa Abilus na to, guys. So, para mapataas natin to. Medyo mahaba-haba rin to eh. Pero okay na rin, masimulan na. Sasabay tayo sa mga nagde-dailies na iba. Ay, hindi namin natapos yun. Hanggang ano lang kami. Yung first try namin hanggang nakaabot naman kami dun sa final boss. Tapos yung last week na guild dungeon namin, napa times 10 namin yung HP. I think napa times 10 or times 15. Napa ba? Ay, hindi. Hindi ko maalala masyado eh. Pero alam ko napababa namin yung HP sa almost half. Pero kulang pa sa oras. So, mamayang gabi, check namin kung saan naabot yung ano namin. Palagay ko naman malaki na rin nilakas nung nila Chibibi eh. Tsaka nung iba namin kasama. Nagmi-miss ako, boy. Pero tumatama, pumapasok naman. Tayo, grabe naman yung AQ ni Pinkoy. 220, 230, tumatama, tumatama na. Tayo, lakas pala ni Pinkoy, 310 AQ. Lowkey din tong si Pinkoy eh. Video boss, thank you. O sige, mamaya, re-record ko yung ano, guild dungeon namin, mamayang gabi. Yun na namin kung may improvement na dun sa intermediate. Pero sa ang recommended sa final boss na AQ ay 260. 260 daw yung pumapasok yung damage. Kasi totally kami, pag nagpo-proc lang yung crit saka double damage kami nakakabawas. Pero pag mga normal hit dun sa intermediate na guild dungeon, medyo talagang ano, nagmi-miss pa most of the time. CC, hindi. Gcash ako. Nag-Gcash ako kagabi. Gcash yung Gcash. Oh, webshop. Monthly webshop yun. Yung binili ko. Gcash ginamit ko, hindi credit card.
Ang taas! Taas ng AQ! $14K! Mga 14.6 ata inabot Chris Borgie. Pero sulit yun ha. Pero nakatabi pa yung summon sa storage ko, saka na natin isummon yun. Hindi pa naman natin kailangan ng ano eh. Yung advancement muna unahin natin. Ito, grind lang muna sa Abilus. Sabay tayo kay Pinkoy. Sheesh! Plus 4 yung earrings niya, oh. Para medyo pa 232 natin yung AKI. Para meron tayong konti contribution dito. Yun yung kinawa ko, yun. Sulit yun yung monthly na yun. Worth it yun. Magandang investment yun sa character mo. Pang collections, tapos pang bili mo ng ano, ng mga kasi kapag nakapag collections ka, collections muna unahin mo bago yung mga season pass. Collections muna, tapos para madali ka mag-farm. Pag mabilis ka na mag-farm, mababawi mo rin naman yung Diaz. Kaya mong bawiin yun. Lalo na kung masipag ka mag-board request or masipag ka sa mga ano, mag-farm sa mga higher mobs na pang collections. Ayun, yung mapa-farm mo, ibenta mo, mababawi mo agad yung Diaz na in-invest mo. Mabilis lang yun. Kailangan mo lang talagang palakasin muna yung character mo. Hindi, ano yan? Hindi yan. 14K lang yan, Chris Borgie. Yung, wag mo i-direct convert sa ano, may discount sa webshop, may discount yung webshop. Yung webshop may discount. Huwag mong i-direct convert sa Taiwanese dollar to peso. Pag kinonvert mo yan, 17K yan. Pero kapag ipipurchase mo yan sa webshop, 14K lang yan. 14K may get. Ang included sa package ay times 23 na times 11 na sunset summon. Tapos, apat ata na na splendid mount, splendid na mount summon, times 11 din. Apat na times 11. Sinasabayan ko yung mag-manipulate ng market, magbebenta papyrus once, hindi ko bibilin. Yung bot, ibebenta 169. Yung bibili namin, 3K. Oo. Ganon. Talaga. Talagang, ayano, papaikutin mo sa, ano, ilalaro mo sa NFT para mas tutubo ka. Pag nilaro mo kasi sa token, yung mga BDM mo, tapos ko-convert, bibili ka ng papyrus, ko-convert mo to papyrus or morion, may tubo ka. Lalo na yung mga medyo mataas pa ibentahan sa market. Kasi sa iba, 30 na lang ang morion. Dito, 50. Medyo dito, pag dito ka nagbenta, may tubo pa. P1. Yung una. Yung pangalawa, ano yan? Yung una muna, ano yun mo, i-pryo mo. Yung sa pangalawa kasi, weapon style yung splendid. Weapon style. Then yung una kasi, mount. Unahin mo yung sa mount. Sulit yan. Worth it yan. Kung mag-invest ka sa character mo, magandang ano yan. Kaya kung magkakaskas kayo sa game, medyo pag-iisipan nyo rin ano yung i-invest nyo. Hindi kayo malulugi. Dito sa step up, lugi kayo dito eh. Dito, yung ito, itong guaranteed na epic. Lugi kayo dito, huwag nyo itong ikakaskas.
Kasi yung weapon style naman, nakukuha yan pag nag second advancement ka. Lugi ka dito, sa mas malaki gastos mo dito. Wala pang Diaz to kasama, wala pa yung Diaz na kasama. Sobrang lugi ka dito sa package na to. Holy Relic! Tingnan ko sa akin. Ano ba refinement ko sa Relic? Depth! Depth ang maganda dyan sa Relic. Depth. Kahit yung unang stats lang makuha mo, tapos kahit ano na sa pangalawa, basta makuha mo sa Relic, yung 2 na depth, panalo ka na. Depth ang pinakamagandang makuha dito sa Relic. Di lang yung ano yung guaranteed may 1 2 Diaz pa we di lang 16k magagastos mo doon lugi ka doon sa guaranteed na yon pang mga whaler lang talaga yon na sobrang whaler yung umpisa pa lang gusto nila agad epic na sa ano yon pero kapag ganitong mabilis ka naman mag-progress mag second advancement ka meron ka naman guaranteed na epic weapon style. Ah, mas sulit pa rin yung webshop kaysa dun sa package. Kaysa dito. Ito. Mas madaming Diaz at mas maraming summon yung sa webshop. Sige, tingin lo. Wala naman. Walang anuman. Oo, Sean, di ba? Ang laki ng gas ng guaranteed na yon. Kaya wag niyong bibilin yon, yung guaranteed. Hindi worth it yon. Mag-webshop na lang kayo. Tapos yung seeds, alam nyo na. Charles. Pang support nyo, syempre. Pang support nyo sa mga favorite yung streamers. Di lang naman isa yung mga pinapanood nyo. For sure, marami kayong sinusuporta ang streamers. Pwede nyo i-divide sa kanila para lahat meron, di ba? Good PM, oy Dres, shoutout kay Dres Playground, lagi naka-like yan. Guys, pa-like na para bumili na tayo ng HSA. Pag umabot talaga to, guys, HSA Matic. Oh, 29 likes na, papabuti na natin ng 40 yan. Meron siyon. Parang ang katumbas ata nung isang monthly 333 seeds, kung di ako nagkakamali. 333 na seeds ang katumbas. Uy, ano to? Uy, ay, parang nagme main quest na rin pala ako dito, no? Habang nagdi-dailies. Ngayon ko lang napansin. Parang tinitake ko na rin yung main quest. Kasabay na. Ayos pala to, eh, no? Nakaka-main quest ka habang nagdi-dailies. Ayun, sasabag nag-shot kay Pinkoy. Ako sasabay lagi. Mamaw na pala tong si Pinkoy eh. Oy, lapit na mag-2K subs, guys, oh. Ilan na tayo? Oy, pito na lang, guys. Pito na lang. Kaya gabi, guys, nasa ano, naghanap ako ng tatambay na streamer. Bukod kila Bags or sa ibang mga kaibigan ko. So, may nakita ako sa Facebook, nag-pop up sa suggested videos. Tapos, nakita ko yung character niya. Naka-epic mount, pero di niya suot. Di pala siya aware na pwedeng mag-style change. Kasi ayaw niya itsura ng mount. Kaya pinalitan niya ng rare. Nag-online tutorial pa. Tapos, pinamote ko na rin yung YouTube ko. O, dahil dyan. Subscribe ka na sa YouTube ko. Ako yung nag-promote eh.
Tapos, ang nangyari pa doon. Ano? Nagtanong siya. Sabi niya, Kuezo, meron ka bang ano? SSS? Sabi ko, meron. Send daw siya ng seeds. Oh, ako yung nakaboodle dun sa streamer. Ako yung viewers, ako yung nasenda ng seeds. Panalo eh. Oy, si Minari. Sir, ano next na sa blue weapon? Ah, secondary na agad. After mo ng weapon. Tapos, after ng secondary, craft ka at least dalawang accessory. Necklace or ring. Yan. Whew! Siguro medyo pag ano to, medyo malaki improve ng stats natin kapag nag ano tayo, promote. Ay tayo. Yan. Tumatama na pala tayo dito sa pang main quest eh. Ako din, sendan mo seeds. Wala na ako seeds, sayang nabigay ko na kay Bug. Dapat sa'yo na lang. Ah! Oh! Oh, Marv, pag live ka ulit, magsisend ako. Di ba kagabi nagsend ako sa'yo? Unti-unti. Nahati-hati ko rin kasi may mga tropa-tropa din tayo na ano. Ayan, sila Bugs. Sinesendan ko rin sila Bugs. Si Chib, sinesendan ko rin. Hinahati-hati ko kasi. Para lahat nakasuporta. Bala ko kasi tumambay muna sa Battlefront 142 na Akyo ko, no bap. Accept pa din need ko or armor na muna. Ikaw. Pwede ka naman mag kung mababang base depth mo, pwede kang mag armors para to umangat ng konti. Crap ka siguro kahit isang armors. Tansyahin mo ano yung kailangan ng character mo kung ano yung mababa. Oh, may short-term memory na. Eh no, umusad yung main quest ng konti. Okay din pala. Done. Oh, done na tayo. Done. Fighty. Paano ba ito i-rename? Fighty. Ayan. Tapos ito, pangalanan natin ng guild slash union. Okay na yun, guild. Sana next na. Huwag muna, nagme-main quest ako. Baka di pa kayo tapos. Main, nag-move na si Ana Pinkay. Tayo, di na ako tumatama. Nasaan sila? Layo. Ano yan? Ay, masakit na to. Nasaan sila? Ito pala. Dito pa sila dito? Dito na eh.
Eh, sabay tayo dito, kala Jetro. Ito, mana ka legendary, wo. Yan po nga, pasok naman yung damage, kahit paano. Ang bilis naman nila mag-clear. Equip, equip. Eto, eto, eto. Minari siguro mga 150, 160 yan. Mas okay. Para hindi ka na mag-miss. Pag ganyan kasi, baka ma-miss mo pa siya. Diba? May next free papyrus po ba sa main quest? Meron daw sa 31 ata. Di ko pa natitingnan eh. Nasa 31-1 pa lang kasi ako. Sa 31 daw, 31 meron daw dito. Pero hindi ko pa kita eh. Nasa 31-1 pa lang ako. May, ay, sa after ng 20-4 meron pa yan. Madami pa yan. Mga dalawang beses pa ata yung may papyrus. Kasi 29-4 ata may papyrus din. Meron pa yan. 29-5 o 29-5 meron. Hindi na tayo tumatama dito. Nakikisabay na lang talaga tayo dito. Pwede na tayong tumayo na lang dito eh. Wala, wala. 30-5. Wala, wala. Ang 30-5 ay... Ano to? Forest of Training ang bigay. Forest of Training. Hindi. 10 na lang yung ano. 29-5. 10 lang. 10 papyrus lang. Eh. Ten lang. Ten papyrus lang. Ah, matay na yung Seb, oh. Ano pala, guys? Dapat, eh. Kailangan ko ng Mecha Party na Impaler. Ang sarap Mecha Party ng Impaler. Dahil dun sa, ano, buff nila plus 8 plus 10 na basic damage saka ano cleric kung may kaparty ka na cleric sarap buff nila oh sa 31-5 daw 10 papyrus ulit 31-5 sabi ni Marky 31-5. Wala pa tayo dun eh. Nasa bungad pa lang tayo ng 31 eh. Hindi ko pa ginagawa. Bibitawan mo na may reform mo, Tito Marbs. Focus na lang sa Nightcrows do. Ako tutuloy ko pa rin yung reform ko. Pag-iisipan ko pa yun after kong Papa Burner pa ako isang beses eh. Sa spirit. Bago ko bitawan mo yung fork ko. Sa ako pag-isipan. Kasi ano na eh. Palagay ko. Si Nightcrows. May, maganda kasi ano nito. Suporta sa streamers. Tuloy-tuloy. So may mga season-season kasi sila eh. Nung, streamer support system nila. So every 3 months ata yung ano na yon. Eh wag mo ano. Pag ganyan minari, wag ka muna mag battle front kasi sayang lang ang pets mo. Hindi worth it. Mahirap ang tandaan mo minari, sobrang halaga ng gold sa game.
Sobrang hirap i-farm ng gold. Maraming pinagagamitan ng gold. Uy, si Sanji, oh. Oh, si Sanji. Viewers din natin yan. Minsan nanonood yan eh. Nakakuha, oh. Mga masisipag magbossan. Medyo di pa kasi ako masipag magbossan talaga, eh. Wala na yung mga tao, nabawasan. Si Pinkoy na lang tayo kumakapit. Hanggang ano na lang ako, hanggang 53 na lang tayo. Max na yung dailies. Ang collections ko ay napangkat ko na ng 129. 129 na. Medyo mahirap ng pangkatin eh. Medyo yung mga mahal na yun yung kasunod. Hindi na natin afford. Hanggang ano lang binibili ko, hanggang tig sa 10 ano lang. Diyas. Pag more than 10 dias na ano na malakas na masyadong magastos. Magpa-farm na lang muna ako ng mga medyo tigte-20. Magpa-farm ako ng mga tigte-20 o tigte-30 na collections. Tapos yung mapa-farm ko doon pang dias muna. Or ilalagay basta magpa-farm muna ako sa mga level 49 na mobs. Ganun yung plano ko. After ng advancement. Sana all mahal. Wag na, tama ka na, Tito Marv. Sabi mo na makagabi, swerte ka sa wife mo, di ba? Oo. Saan ka pa? Di ba? Di na ba masaya Mirror 4, Dol? Masaya pa rin ang Mirror 4? Masaya pa rin ang Mirror 4, guys. Kahapon nasa TOBD ako eh. Okay pa din ang Mirror 4, pero ano na, nandun na tayo sa part ng Mirror 4 na medyo repetitive na yung mga ginagawa mo. So, more on, ang ginagawa na lang kasi sa Mirror 4, gawin mo lahat ng kailangan mong gawin, farm weekly, attend ka ng mga events. Tapos na, ayun na. Tapos, ipon-ipon ka na lang ng resources mo sa Mirror 4 para lumakas character mo. Nandun na ako sa part na ganun sa Mirror 4 eh. Kasi ano na ako eh, halos ano na ako doon. Ilan ba? Walong legend na equipment. Tapos hindi wala, magwawalong legend na equipment. Tapos ano na, dalawang legend spirit. Ang habol ko na lang kasi sa Mirror 4, legend spirit saka legend skill. Yun na lang talaga yung majority na pina-farm ko sa Mirror 4. Tapos the rest, AFK farming na lang. Ang ano kasi sa Mirror 4, yung earnings mo sa Mirror 4, ang tanong. Eh, yung tanong kasi kung may earnings pa ba sa Mirror 4. So, kung magmi-minero ka sa Mirror 4, may earnings ka pa. Papagold ka lang. Dito kasi kay Nightcross, maraming ways to earn eh. Once na makapaldo ka dito ng mga epic na drop, paldo talaga sa market. Ayun na lang ang pa-farm dito. Ang paldo rito eh. Mabagal kami ni Tito Marv kaya walang nalat sa BH. Imbis na G, letter F pini na pipindot. Happy wife, happy life, OMSIM. Kailan labas ang new server? Still, lagi nyo lang check dun sa ano? Nightcross website, di ko rin alam yung kailan sila maglalabas ng bago. After 301 na ata, wala pa silang nilalabas, di ba? Ayun. Mataba kasi daliri ko. Hope mo yung makaloots ko. Pag naka-macro, hope mo yung macro mo daw. Tayo kasi pagbawasan, nalulut ko lang. Asul or puti eh. Yung asul, papyrus. Tapos yung pagputi. Ano? Moonstone or sowa.
Siksikan pa rin dyan sa ano, 301. Bagong server kasi eh, kaya denyo yan eh. So 29-5, Chris Borghi yung papayro sampo. 29-5, after mong ma-defeat si Tachi, yung boss sa 29-4, may sampong papyrus doon. Ayan o, si ST nag-sams na. O, apat na lang. 2-5 na tayo. Ilang likes na tayo, guys? O, 40 likes na, guys. O, ang bilis o. Uy, lunch break na, guys. O, hindi na tayo tumatama, guys. Lure natin kay Pinkoy. Masakit. 500 na lang patch natin. Masakit na, masakit. Buy na ba ng... Oo, oh, pag ano, pag umabot ng 100 likes, bibili na lang ako ng SOA. Medyo mura na kasi, we. Ayan, medyo nagmahal ng konti. Pero abang tayo ng mura. Pero pag nag 100 likes, matik bibili tayo. Wait natin maka 100 likes. 40 likes na, o 60 na lang. Kagild ko! Kagild ko sila, Chibs. Di lang ako masyadong nasama. Sumasama naman ako sa bossan kapag ano, off stream. Eh kasi kapag naka-live sila Chips na-stream snipe yung mga boss eh. So maraming pumupunta. Kaya si Balrog. Nasa Asia 3? Hindi ko alam ano meron sa Asia 3. Nasa ano na ako, guys? Asia 1 ako. Sa Mirror 4. Ay, yung Asia 3 pala. Asia 3 sa ano pala yan? Sa Nightcrawls, sa Asia 3 sa Nightcrawls, marami daw players sa 301. Nasa reverse. Ang haba daw lagi ng queue. Para gumasa. Spam like para gumasa sa laro. Home scene. Mura lang nito. Ita eh. Masakit yan, boy. Lure natin kay Pinkoy. Pero si Pinkoy, oh. Naglo-low HP pa rin. Pautang gold daw. Hirap ng gold, eh, no? Magkano Kraus ngayon? Check nga natin. Magkano ba Kraus? Check ko sa Play Wallet, ah. Or pwede rin pala check sa website. Check na lang natin sa website ng Nightcrawls. Dinidisplay naman nila lagi yun. 0.74. Ayun na. Ito pala, makikita dito, di ba? Uy, nag-gold. Grade 4 bronze na tayo. Ang karaw ngayon ay, ano, $0.74. Hindi pa tumutong-tong ng $0.75 muli eh. Ah, ang kate sa gold. Ah, aray ko po. Saan na sila? Sumama pa ba ako dito?
Kaya ko paborito. Masakit na to eh. Level 40. Magfarm ka, magpagold ka na lang. Pagka tapos ka na sa dailies mo, sa mga dungeons, yung level 40 ka, magfarm ka ng gold. Simulan mo na magfarm ng gold sa mga low level maps. Doon sa, dito sa Abilus, sa Nerve Slope. Or sa Nerve Road. Nerve Slope. Dito oh. Sa harap lang. Nerve Slope. Or dito sa Nerve. Ano babasa dito? Nerbad pala. Nerbad Slope or Nerbad Road. Dito ako mag-farm. Pag-gold ka lang kasi sobrang kailangan ng gold. Parang ano doon? Estimate doon 100k gold per hour. So, farm ka lang 1M per day. Diba? 1M per day. Every week, kaya mo makabili ng ano, ng 9M skill. 170 kanina, Sowa. Eh, mababa. 164 na lang. Mababa yung Sowa sa amin. Mas mura kapag promote token. Mas mura pag token. Mas makakamura ka SE. Nagastos ka nga lang ng Wemix sa kapang Gaspi. Kailangan mo ng Wemix sa Gaspi. Kasi ano ka, twice ka mag-ano eh, magko-convert eh. From Wemix. So, kung bibili ka, bumili ka na lang ng ano, Crow agad. Kung Wemix kasi bibilin mo, kailangan mo pa ng ano, Wemix to Crow, tapos Crow to promote kasi gagawin mo. Mag ito na pala yung mga gagamba. May mga level ano to, level 53. Oh, nakatakot na pala yung mga mobs dito, guys. Ay, tae. Huwag yun. Dito tayo kay Pinkoy. Makati yan. Tama naman. Dumadaplis-daplis naman yung atake natin. Dumadaplis lang. Buti di pa na-expect Sowa dyan ng 250. Hindi pa na-expect. Ina-expect ko nga mag-spike yan today eh. Pero hindi pa. Pero, palagay ko mag-spike yan next week. Dito sa server namin. Pag marami na nakatatlong HSA sa Guild Merchant. Pag marami na nakabili ng HSA. Tapos Sowa na lang kulang nila. Ilang di yan na convertible sa Crow ngayon, sir? 84. 84 pa din. 84 pa rin yan, di ba? Fix rate ata yan eh. Ayan, no? 84. Pero kailangan mo kasi 0.75 ang Crow muna. Magkano ba ito pag-promote yung i-crop mo na pa-cash out? Parang nasa 2K? Around 2K ata yung promote ngayon. Around 2K. Mas makakatipid ka kung ano nga, kung doon mo dadaan. Iisip ko rin eh, baka bumili na lang ako ng ano mamaya. Bili na lang tayo ng Wemix, no? Or ng Crow. Bili tayo kila UJs. Mabilis lang naman mag ano, mag-transact kila UJs. Bili tayo, ilang Crow ba kailangan? Login lang ako sa Play Wallet. Ilang Crow kailangan? Convert tayo. Convert. Swap. Ay, mapindot. At nagdulo kay Play Wallet. Ay, mapindot. Oo, sarap mag-hoard. Pag ganyan, mura pa lang. Huwag gagamitin pang mint ng promote idol. Crow kailangan mo. If magpapasok ka. Kailangan mo ng crow.
crow to promote eh. Tapos kung from Wemix, dadaan pa ng crow yan. Oo, goods yun. Bili ka na lang ng Morion. Pang-crap. Bilin mo na lang. Mahirap i-farm talaga Morion. Teka lang. Yan, gumagana na ayos. Swap. Tingnan natin na. Crow. Crow papuntang promote. Ba yun? Ganun ba? Nasaan ba yun? Paano ba mag... ano? Eto. Promote. Tama ba? Para makabili ka ng Wemix, pwede kang bumili ng Wemix directly dun sa mga nagbebenta. May mga page sila UJs, kung kilala mo sila UJs. Nagbebenta sila direct ng Crow or Wemix. Makakabili ka sa kanila, kaso nga lang, medyo mahal. Medyo mahal lang presyo nila. Paiba-iba kasi presyo nila, depende sa ano ng mark ng NFT market. Si Kiro, nag-word daw siya ng SOA. Sana, well, kung cash in talaga, Wemix talaga kailangan mo kung bilhin. Kasi Wemix din yung pang gas fuel eh. Oh, chat mo lang sila, hanap. Chat mo lang sila tapos magse-send ka lang ng ano mo, wallet ID mo sa kanila. Ganun lang mag-transact. Tips para mabilis mag-level. Main quest lang. Main quest, side quest, gawin mo yon. Yung side quest, magandang gawin din yan. Malaki din XP ng side quest bukod sa main quest. Malaki bigay din nun. Yung iba kasi di pinapansin yung side quest, pero sa totoo lang, malaki din XP sa side quest. Minsan nga dyan sa side quest, ano lang eh. Usap-usap lang. Usap-usap lang side quest, meron ka ng XP. Ng cash in. Try natin kung makakapagano tayo, kung meron tayong pang cash in. Nag-cash na kasi tayo eh. Nag-monthly package kasi tayo eh. Ginan natin kung kahit yung mahalagang ano lang, 2,000, 3,000 na cash in. Pang ano lang, pang promote no. Meron naman atang ganun yung iba. Na streamer. Kasi hindi ka naman makakapag-record ng hindi makakapag-screen record o screenshot kasi sa Play Wallet eh. Pag ganun, madidikta ko lang yung paano gagawin pag ginawa natin. Pero try natin. Pag magano, if kailangan natin ng Morion or Papyrus, yung ganun gawin natin. Sa Morion na lang or Papyrus natin gawin, siguro, kapag magano tayo. Para maliit lang yung pwedeng i-cash in. Oo, madami kasing gas fee papuntang Play Wallet. Yung gas fee kasi ang magastos din. Magastos yung gas fee, sa totoo lang. Emulator? Pwede. Wala kasi kung emulator sa PC ko, di ako nag-i-install ng emulator eh. Ilang dep kailangan para makatambay sa BF45? Kailangan mo dyan mga ano, mga 200, 210 na dep. 215, nag-ano na yun, na-evade mo na. Pag mga 215, na-evade mo na dun sa level 45. Aside sa Bybit, anong platform ba pwede maramang... Phoenix Dex ata, Phoenix Dex.
Oo nga, gawa po kay content how to make and connect wallet. Sige. Meron na akong how to connect sa wallet. Meron na tayo nun. Meron na akong content nun pag connect sa wallet. Meron na. Nandiyan sa channel ko. Sa level 40, mga ano ata dyan, 160, 170 na accu. Yung depth, di ko maalala. Siguro mga ano, kaya dyan mga 150 depth na ata. Meron na po ba? Oh, meron na the ruler, meron yung pag-connect ng wallet. Madali lang naman yung mag-connect ng wallet, mag-scan ka lang ng code, ng QR code. Yung nag-level 45 ako, ginawa ko yun, yung pag-connect ng wallet. Pero, lagi yung ano, pag nag-start ka na mag-mint, hindi ka na makapag-reconnect ng other wallet. So, ano na yun, mapifix na siya. Pero kapag, ano, pag hindi ka pa nakakapag-mint, pwede ka pa magpalit ng wallet. So, may choices ka kasi either una wallet or play wallet eh. Yung iba play, una wallet ginagamit. Yung iba naman, mas prefer pa rin yung play wallet kasi mga nagaling sa Mirfor. Yung sa Mirfor kasi, the before play wallet yung nakakonect eh. Sa CP ba, Idol? Una wallet lang ida-download o may iba pa? Play wallet or una wallet yung choice mo. Worth it po ba magsangko na level 40 i-max mo na weapon? Sa VF ka na lang tumambay kaysa sa sangko na. VF na lang. Pero pasukan mo pa rin yung 1 hour mo sa sangko na. Sayang pa din kasi yon. Pero wag ka na mag-extend sa sangko na. Yung pre-daily na 1 hour lang yung gagamitin mo doon. Bale. Pwede pala tayo mag-main quest ngayon eh, no? Tumatama na ako dun sa mobs eh. Pag naka-full buff. Para makakuha tayo ng papyrus. Tapos crap pa ulit tayo ng ano. Crap na mag-full armors na tayo, no? Para mataas depth. Try natin siguro mag-main quest today. Ano ba mas mabilis transact, Idol, una wallet? Hindi ko mako-compare yung dalawa, boss, kasi play wallet lang yung ano ko. Nagamit ko. Pero sa play wallet naman, wala naman ako na experience na issue before. Kaya play wallet yung ginagamit ko. Kasi, yung play wallet, Mirfor, Ni No Kuni, tas ngayon Nightcrawls, tatlong beses ko na siyang ginagamit na game. Wala naman akong issues. So, before, dati, sa Nino Kuni kasi nagka-cash out ako dati sa Nino Kuni. Pero sa Mirfor, never ako nag-cash out sa Mirfor, puro cash in. puro papasok sa Mirfor. Visit si Mirfor eh. Tapos samahala lang ng loob. Samahala ng loob, legend spirit ko dun galing ano, may burner lang saka ano, statue. Legendary statue. Tayo, di ako makakombine ng legendary spirit sa Mirfor. Visit ng Mirfor yan. Nag-i-stack ba oras sa mga dungeon pag di nagamit? May stack lang shad yung ano mo, yung pag gumamit ka ng extra ticket, pero yung dailies, hindi siya ma-stack, mare-reset. For example, eto, bigyan ko na example, dungeon, tapos nagsangko na ako or prosperity, tapos nag-extend ako, gumamit ako ng recharge ticket. Tapos, pag may natira pa dyan na ilang minuto, sa 30 minutes na yan, mag-a-add pa yan sa next day. Hindi siya mawawala. Pero yung, ang hindi nag-a-add up, yung mga libre, yan. Kunyari yan, 1 hour din mo nagamit, mawawala yan, marireset yan automatic.
Pero yung mga recharge mo, automatic pag may natira, may ano pa yon, madadagdag pa yun sa next day. Ay, nakapag-cash out ako yung first month until November. Sa Mirror 4, from September to November, nakapag-cash out pa ako doon. Noong unang buwan ng Mirror 4. Pero after November noon, hindi na. Mababa na nung time na yun. Eh. Oo, mati kasi dati yung andali pa mag-cash out dati sa Mirror 4 kasi Draco lang eh. Draco to Wemix ka lang dati. Tapos mati cash out ka na eh. Parang araw-araw nga kaya mo mag-cash out dati sa Mirror 4 eh. Kaya nga nag-2K per day dati ang Mirror 4. Totoo naman kasi yun, nag-2K per day talaga ang Mirror 4 nung unang mga buwan. Pero after nun, bumagsak na. Kasi nga, dumami rin yung mga bots sa minahan. Kasi mina, Dark Seal kasi dati yung ano doon. Saka nagkaroon ng ano, nagkaroon ng issue before, nagkaroon ng bug, may nag-cheat ata. Dati sa Mirror 4, yung maraming ano, Dark Steel. Nadup nyo yung mga Dark Steel, parang ganun. Tapos nakapag-cash out ng malaki. Ngayon yung time na nasira yung ano, yung market ng Mirror 4. Eh bumagsak yung earning sa Mirror 4 dati. Dati ang naging earning sa Mirror 4 yung mga extra ko item. Ayun yung naging earning, eh pa yung isang magandang earnings dati sa Mirror 4 yung mga extra ko. Kasi yung mga extra ko binibili ng mga ano, high spender dati. Yung sa Mirror 5, most likely play to earn pa din yan yung Mirror 5. Ganun pa rin yan. Ganti-tres na lang. Woo! Inom mo na tayo ng tubig. Matutuyo tayo ng lalamunan. Ang dami naman ng dinidailies dito, 200. Ah, ex-Draco lang dati doon sa Mirror 4. Lalo na yung mga unang wave ng mga epic item pa lang noon. Matik pera rin dati yung mga ex-Draco. May tips ka po bad idol sa summoning ha? F2P nga lang ako, maras pa sa summon. Sa summon? Wala, swertihan kasi we. RNG kasi pa rin yung summon. So medyo anuman mo lang talaga yan. Medyo papakiramdaman mo lang. Ganun. If kutub mong makakakuha ka, pitikin mo. Pero kapag medyo kutub mo, malas, huwag mo nang ituloy. Kunyari, nag-summon ka. Puro puti. Medyo, wag mo nang ituloy. Malas na yon. Sunod-sunod na yon. Kung ano mo lang. Medyo, kukutuban mo lang. Kung feeling mo, laki ka ng araw na yun. Speaking of bots, kung i-search mo, prisoners forced to farm. Gold in work. Legit. Baka dito nila in-apply. Ha? Ano yan? Ano yan? Prisoners forced to farm gold? Ano yan? Parang ano yan? Mga bot? Program? Ganun ba? Ano ba yan? Ay, talaga? Mga Chinese prisoners? Chinese prisoners? Talaga? Pina-force nila yung ano?
Kumbaga hindi sila bo hindi bot sila pinagpa-farm nila para kumita sila. Yung mga prisoners yung pinagaano. Legit ba 'yon? Chinese prisoner. Sabagay, mga Chinese kasi talaga ang mga bot users. Tapos na, okay na ako. Okay na ako. Full na. PY. Magano na tayo. Try natin yung main quest. Baka kaya na. Wala. Ano yan? Chinese government yan. So, Chinese kasi guys. Takot ang mga Chinese sa government nila. Ewan ko kung government pa rin yan. Yung mga ganyan. Eksena. Pero napunta kasi ako ng China minsan. 2019. Mga 5 years ago, nasa ano ako, nagpunta ako Shanghai. Sabi nga ng kapatid ko, kaya daw sobrang takot ang mga Chinese mag-commit ng ano doon, ng mga violations. Kasi nga mataas yung parusa. Wala bang nagpa-farm dito? Hanap tayo ng mga tao. Parang wala nagki-quest, no? Wala nagki-quest. Dito sa isa, sa side quest. Baka mayroon pa dito. Guys, automatic like, oh. Automatic like na, guys, oh. Oh, 50 likes na, kalahati na lang. Saan ba yung mga nagke-quest dito? Wala na? Walang tao? Ano babigay ng ano, side quest? Uy, 4% oh. Try natin, full buff. Tumatama na 233 AQ, tumatama. Pang 50 likes ka. Salamat, Ryan. 51st Lester. Oh, salamat, oh. Konti na lang. Kalahati na tayo. Wala ba nagkikwest dito? Walang tao, no? Hindi na meron eh. Alam mo sumisigaw dyan. Wala eh. Tara, farm na lang tayo ng gold, guys. Skill reveal nga, idol. Ano mas maganda una meron na ako lunar skill na 9? Ano mas... Bloodshed muna, bloodshed. Meron na ako nung... Bloodshed saka weakness exposure. Pero unahin mo yung bloodshed. After mo ng bloodshed, weakness exposure na. Yung tenacity pala, huwag nyo munang kuhanin. Huwag nyo munang kuhanin. Ihulin nyo yung tenacity. Mali ako eh. Tirinay ko kasi itong tenacity. Huwag nyo munang unahin to. Pag dual sword kayo. Maganda lang to sa mga spear. Pero yung tenacity, hindi masyado maganda sa dual sword. Unahin nyo muna yung mga unique skill natin.
Oh, yung passive talaga maganda. Oh guys, luto na daw yung ulam namin. Kukuha lang ako ng pananghalian ha. Kukuha lang ako. Uy, ano yung nakuha natin? Kano to? Uy! Uy, Matic Diaz! Paldo, 290. Paldo, 290 na loot. 290. Okay, benta yan, boy. Paldo to ha, 290. Bloodshed muna, bloodshed muna unahin mo. Ayan. Teka lang guys, wala akong pagkain. Yan, hello, hello, I'm back. Ay, medyo nababawasan yung HP natin ah. Level 51 na to, level 51. Itong mobs na to. Di ba may plus 11 normal attack damage yung second advancement? Parang may bloodshed na din. Ah, ano yon? Return damage ata yon? Normal attack ba yon? Alam ko kasi oh.
Class. Vengeance. Return damage to eh. Pero yung ano, ah, ito yung ano pala. Normal attack damage at bonus. O nga, parang bloodshed pala to. Ito pala yung tinutukoy mo. Pag nag-advance, ito. O, parang bloodshed nga to. Eh, magpapatok naman yan, syempre. Magpapatong yung damage doon. Medyo mano ha. Nagmi-miss pa rin. 233. 250 nga doon ata kailangan dito. Talaga. Para di ka mag-miss. Medyo ano. Mahirap din. Guys, mangga. Mangga bagoong. Saka kamatis. Sarap. Guys, oh, 50 likes na tayo. Open cam na, oh. Yan. Para kita nyo ako. Ah! Kumpleto na? Unahin mo na yung second advancement, Kalisi. Kung kumpleto naman pala yung materials mo. Unahin mo na yan. Second advancement na. Iahabol mo na lang yung bloodshed after. Pa second advance ka na pala. Mas malaki stats nang bigay ng second advance. Sorry, sorry. Naguluhan ka pa. Akala ko ano eh. Akala ko nag-iipon ka pa. Ready na pala eh. Kung ready na, ayun na. Ako kulang pa eh. Oh, HSA eh. Guys, mangga. Parang di masarap yung bagong ha. Second advance na. Mas ano yan. Mas maganda bigay niyan. Saka ma-unlock mo yung ano. Yung isa pang passive. Yung parang return damage ng ano, may return damage to eh, na passive. Ang tagal. Parang nag-ubos lang ako ng patch dito. Saan na lang natin ito gawin? Ha, is 104 rook ako idol. Isa pa lang kasi yung 9M skill ko, lunar pa lang. Ah. Yun naman pala kasi skill na. Ako naman, apat na yung nabili kong 9M na skill. Naka-apat na ako eh. Lunar. Tapos tenacity, bloodshed, saka weakness exposure nabili ko na. Isa na lang ang hindi ko nabibili. Mabilis ako mag-gold farm eh. Pinakita ko naman dun sa isa kong video, ginawa ko yun ng, ano, ng guide dun sa gold farm. Nagano ako dun, may ginawa ako. Panoorin ninyo. May mga tips ako dun para madali mag, ano, gold farm. Parang every week nakakabili ko ng 9M skill eh. Pag sineryoso ko ipagpa-farm ng gold. Talagang sobrang tipid ko. Ano yung napindot ko? Anak ng pating. Ano yung napindot ko na yun? Random TP? Napindot
Ay, napindot kay random TV. May tinitingnan ako eh. Napindot yung random TV, guys. Ah, sarap. Lakas ng gold. Ah, sure. Hanapin ko ah. Teka, nasa channel ko yun eh. Nasaan ba yun? Ah, eto, eto. Nakita ko na. Eto, eto. I-ano ko ah, comment ko ah. Eto, panoorin nyo yan. Nandiyan yung guide ko. Oh, 52 likes na pala tayo. Oh. Andiyan, andiyan yung guide natin para sa ano, mabilis na gold farm saka pagtitipid ng gold. Nandiyan din. Sobrang tipid ko kaya sa gold, nilalakad ko talaga. Kasi yung ano, for example, dungeon, Irleta, saka Sangkona, magkano instant teleport dyan? Diba ang mahal? 26k, 16k, sa Sangkona, 22k, 35k, 50k, tapos isang oras ka lang, diba, magstay? Hindi mo mababawi sa isang oras tong 50k na to eh. Or 35k man lang, hindi eh. Kaya nilalakad ko na lang kapag nag-enter ako ng dungeon. Nandang pinaliwanag ko naman dun sa video. Kain, kain. Mangga, mangga, mangga. Tapusin lang to. Tapos, meron pa ba akong masarta? Mayroon pa isang oras sa masarta eh. Pero, ayun, no, gold farm. Gold farm sana, no? 600k na lang kasi. 3.5 gold kasi kailangan natin sa promote.
Ah, gagawa ka ng remix, RJ. Wait lang. Pag gagawa ka ng first time magagawa ng wallet, ayun na, magre-register ka lang, login ka. Teka lang ha, log out ako. Paano ba gumawa? Kasi sa akin, 3 years ago pa to eh. So, for example, ayan, gagawa ka. So, dito, mag-agree ka sa mga terms. Agree to all. Okay. Ngayon, regarding dun sa password, hindi ko maalala paano pag dito. Kasi before sa game, true game lang din ako nag-register dito eh. Ah, eto. Dito, pagka-create mo, meron pang option mag-change password. So, mag-enter ka pa ng parang secured password. Pagka-create mo ng Play Wallet, login ka ng Google account mo. Tapos, pagka-login mo, punta ka kagad sa settings. Then, makikita mo doon sa may security and privacy, merong option dito na change password. Or meron din private key. Nandito information mo. Ayun. Current password. Nag-ask na ako. Current password. Ay, meron na rin pala tong existing. Tong Gmail na to. So, ano bang Gmail ko walang existing? Hindi, lahat ng Gmail ko may Play Wallet eh. Boss, ano na equips mo para to mas accurate depth? Ito, para armors. Tapos, ang accessory ko lang, ring saka necklace. Oh, Paul! Oh, nagano na ako. Nagka-bill na ako ng monthly package. Pero di pa ako nagsasummon. Nagpataas lang ako ng collection sag ng konti tapos bumili lang ako ng Morion. Yun lang binili ko. So ang balak ko higher seal, bibili na lang ako ng higher seal, mura na lang eh. Pero try natin magano mag-convert. Kaso bibili pa ng Wemix if ever. Basta RJ may ano dyan eh, may part dyan na magseset ka ng yung password mo. Yung password kasi na yun, gagamitin mo yun every transaction mo. Every transaction mo kasi kay Play Wallet, merong ano, password requirement. Pero madalas yun, no? Try mo mag-scan ka ng QR code pag dito sa game. Baka doon, baka pag from the game, doon ka rin magse-set. Pag may nagme-main quest ng 30-1, sabay tayo. Para dun sa ano, side quest. Boss, ayaw na daw ng Play Wallet sa Phoenix Dex. Hindi na maka-exchange pa daw to Wemix. Ay, ayaw na. Kailan lang? Today lang? Marami kasi ata nag-exchange, boss.
Baka nag-aano sila. For security purpose. Nagli-limit sila. Marami kasi nag-exchange from Phoenix Dex lately. Madami. Pag ganyan, talagang ano kayo, doon na lang kayo, bibili na lang kayo dun sa mga players na may ano, merong Wemix. Sorry guys, wala ako Wemix. Kung may Wemix lang ako, pwede ko kayo bentahan eh. Para di na kayo mahirapan eh. Pero ang gagawin ko pala guys, since ano diba, since after, siguro after ng season 1 ng Nightcross, yung ano, yung 'di ba yung seed support natin, 'di ba nagsi-send kayo ng seed sa mga streamers. So at the end of the season, yung total na gain na Wemix, i-allocate 'yon based dun sa percentage ng nakuha mong seeds. So yung mga nasa top 'yan, sigurado malaki makukuha niyan. Sa amin barya-barya lang. Pero kahit barya lang, ang gagawin ko na lang guys para makatulong din ako sa iba, yung Wemix na makukuha natin sa SSS, pwede natin gamitin na pangbenta sa mga players pag kailangan nila ng Wemix. Ganon. Tapos kung gusto nyo rin magbenta ng Wemix, ganon na lang din gagawin ko. Pag meron tayong budget, bibilin ko na lang Wemix nyo. Diba? Ganon na lang gagawin natin. Para mapaikot natin yung Wemix na makukuha natin sa game. O, diba? Ang mahal ng auto-teleport. Lakarin mo na lang. Lakad malala talaga. Kasi sobrang ano yun eh. Laki na lang matitipid mo dun araw-araw. Pag ganun lang. Sa patch, kung mag-AFK kayo, tapos malakas pa kumain ng patch yung mobs na tinitira nyo. Lugi na kayo doon. Kahit ako dito eh, nung dinideals ko na to, medyo lugi ako dito pero XP na lang habol ko dito eh. Anong chapter mo boss? Ano na ako? 31-1. 31-1 na. Pero nasimulan na. Sumasama ako dun sa mga high level na nagde-dailies eh. Sumabay ako kanina eh. Nabawasan yung ano ko, main quest ng isang wave ng 150. Multiple wave ng 150 mobs kasi na naman yan eh. Ayan. Sana mabenta yung napulot natin, no? Paldo to eh, itong isa. 290 isa. Pull bop? Ano? 333 ata. 333 or 234, parang ganun. May papaata ako nung ano eh. May drought pa ako, oh, kaya mataas. Eh, hindi, ano ba 'yon? Beef steak, may beef steak pa we. Hindi pa nawawala yung effect ng beef steak eh, kaya 229 yan. Pero bababa pa yan. 226 ata base accio ko.
Lag plus 8 eh, plus 8 accuracy kapag pull back. Ito pa. Medyo ano natin. Medyo kailangan lang talaga natin si Pagan mag-farm. Ngayon. Ah. 156. Mangga guys, mangga. Sa kamatis, sarap. Gawin mo na yan, Kier. Gold din yan, saka XP. Minsan nga sinasabay ko yung mga dailies, eh, yung ano na yan, main quest sa mga dailies dati. Eh. Get well. O, patapos na rin. Lumangga na lang inuubos ko sa Ikamatis. Ang hang? Ang hang? May nakain akong sili. Paubos na ulit tubig ko ah. Refill ako mamaya. Yan, konti na lang. So, ang kailangan kong gawin, gold farm. Yep, F2P gold farm malala. Wag din umasa sa summoning. Mataas lang ano. At parang mere 4 din, mataas level pero ang pow. Oh. Itapos na pala tayo eh. Oh, shout out sa 51 viewers natin. Hello, hello. Pa-like naman ang stream natin, guys. Shout out sa mga silent viewers natin. Sana masarap ang lunch nyo. Ako'y nabusog. Meron pang mangga daw, kumuha pa ako. Sarap ng mangga, eh. Medyo ano na, pahinog na, medyo dilaw na. So, ano na tayo? Gold farm na tayo. Dungeon, LOP, area 1 lang tayo. Tapos change tayo ng archer. Dito ako dinala.
May nakapwesto ba dito? Meron eh. Class. Archer mode muna tayo. May isa nakapwesto. May mga nakapwesto na eh. Dito madaming bot. Mga bot dito ah. Ay, ba't binalik ako doon? Dito ba? Hanap tayo ng magandang spot. Dito. Ay, may nakapwesto rin. Pero okay na dito siguro. Medyo laki pa nila yung spot na to. Teka nga. Sana makahanap tayo ng mga ano. Wala pang tao. Dito ba? Maganda yung nakatayo lang yung character yun natin. Ayun o. Parang okay na dito sa spot na to. Gears or second advancement? Second advancement muna. Kaysa prior ba second class? Oo, prior yan. Matik yan eh. Mas mataas kasi stats mo kapag nakapagano ka na advancement. Ihabol mo na lang yung gears after. Masarap brown sugar at toyo. Mix mo lang yan pag ganyan type na mangga. Ah, brown sugar? Saka toyo? Hindi ako nagtotoyo kapag mangga eh. Parang yung kaibigan ko, ganun din. Toyo sa usawan niya. Masarap ba yung toyo sa mangga? Ang alam ko lang alternate sa ano, either asin or patis eh. Yung sausawan ko sa mangga. Hindi, never ako nagtry ng toyo sa mangga. Anyway, usapang mangga. May mangga. Yung mangga na dyan lang sa ano, tabing bahay. Speaking, may namimitas. Ayun o, kitang-kita ko sa bintana. May nakakita po, no? Sarap na may punong mangga sa bakuran. Dito sa Davao, ganyan kami. Pag ganyan, pahinog na. Ah, okay. Pag dyan sa Davao. Iba-iba eh. No, iba, pag iba-ibang lugar, iba yung nakakasanayan na kasama ng mangga. Kaya patis, try mo din yung patis. Masarap sa mangga, patis. Saka santol. The best yung patis kapag santol eh. Wala, panoorin lang natin character kung mag-farm ng gold, guys. So, makaipon kaya tayo dito ng ano, 3.5M. Pag ganito, mas magandang ano to eh. Teka, so habang ganito tayo, gawin natin yung usual na ginagawa natin. Pag-ulam na, ah, patis pag-ulam na. So mag screensaver lang muna ako para makita natin yung mapa-farm natin nang madali. Tapos habang naka-screensaver tayo, hanap tayo na yung streamer sa Twitch, panoorin natin. Manood tayo ng mga nag-stream sa Twitch. Ng Night Crows.
Tingnan natin yung mga item nila. Ito si Ridge. Panoorin kaya natin ito si Ridge. Panoorin natin. Manood tayo sa kabilang stream. Toyo plus sili plus asukal. Yoso. Like pritong isda. Oo. Daing, no? Daing. Malilit na daing. Teka, ito. Makinig tayo sa ibang streamer. Ano tayo? Tawag dito? May tawag din eh. Yan. Ay, ba't nakamute? Nakamute ba to? Ay, narinig ko na naman yung music background ni Ridge. Hindi ko kilala si Dream eh. Pero possible. Kaya napakwit. Ganun naman talaga eh. Mag-rage quit eh. Ikaw ba naman? Wala ka kakampi, di ba? Eh, di NFT na lang ako. Move kami sa bagong server. Ah, alam ko na yung tinutukoy ni Rage. Yung sa yung mga ka-server to ni ano, ni Bornok. Thank you sa subscribe. Hindi ko alam kung sa YouTube yun na ganung notification. Napapakwit niya ano. Sa YouTube dyan, YouTube dyan na hindi pa nag-subscribe sa channel ko. Pa-subscribe nga guys, tingnan natin kung YouTube kayo. LAN queue sa sayo. Wala kaming queue. Hmm. Hindi pa pwede yan, Boss Michael eh. Same server pa rin yung NFT natin. Guys, 30 minutes. Ano, sa mga nasa Twitch, mag-run lang po ako ng ads. Thank you very much. YouTube yon. Thank you, James. James, maraming salamat. Baka merong gusto mag-send ng seeds sa YouTube natin ah. Hindi ko pa yata napipin dyan yung ano ko eh. Naka-multi-stream. Naka-multi-stream pala si Rage. Level 50 na siya oh. Ang taas ng stats niyo ah. 130. Ipipin ko yung how to send seed. Boss, ba't yung iba tataas ng HP nila ba? Yung, sa ano yan? Sa mount. Ano pa ba yung may HP? Sa mga nasa YouTube, may ads ba na lumalabas kahit pa paano? Yung ano, insignia ranking, may HP na bigay yon. Ipon ka lang ng 80k na insignia points para may plus 1k HP ka. Light, thank you for the 117 seeds. Salamat, idol. Arigaso, arigato gusay mo, sir. Musi-musi. Chongkoy la. Mababa yung attack ni Ridge, pero mataas yung ano, mataas yung AQ sa kad. Mas mataas yung depth pala niya, 271. Di pa tayo ng iba. Kahit pa naman sa ibang MM party and almost wins naman ng guild na yun. Sino to? Nuno. SD Nuno. Eh, wala nang tao. Assassin naman. Browse tayo. Nightcrows. Sino ba? Eto, sino to? Eto, 146k. Rapid daw, eto F2P. Tingnan natin tong F2P na to. Si Thornscape TV. Halata namang F2P. Hindi naman masyadong mataas yung stats niya. Saka di pa siya nakaano oh. Epic weapon style. Sem cadão não, mas 100 mil reais aqui o cara ainda é mais ou menos. Olha lá, eu não entendi. Bota fé. Gasta 100 mil reais aqui e teu boneco ainda é um bosta. Sino pa pensa yung panoorin dito? Hanap tayo ng babae. Streamer.
Natay mo chicks na streamer ng Nightcrows. Wala tayong makita. Yan, wala mong babae nag-i-stream ng Nightcrows. Puro may betlog ng tao dito. Ano kaya pinaka worth it? Yung top up. Sa web shop, yung ano, pinaka worth it niya na sa web shop. Yung weekly saka monthly. Required seeds. As any place, you can send 50 seeds if you want the salmon. The salmon ticket. Eh pala guys, ito yung ano natin, Twitch. Serenity X. So, kung gusto nyong mag-follow para madagdagan tayo. Kailangan ko ng 50 followers. Pa-follow naman ako sa Twitch, guys. Ayan. So, nagtatry ako mag-stream dito. Mga 1 hour, 2 hours lang. Saglitan lang. Pero, wala tayong mahanap na ano dito, ha. Punta tayo kay YouTube. Lipat muna tayo sa ibang ano. Makinood tayo, makinood. Makinood lang tayo. Kay Daddy Kim. Kaya dati Kim tayo makinood. Dabi ay, di ko hawak yan ngayon ka. Kung kwa siya. Mas may chug na, ta pen pen niya. Ta, yam wa. Ta pen pen niya. Nakikinood ng stream. Ng may stream. Kaya naso kong hawak yun na kap. Ano pinaka worth it? Ayan nga, sinagot ko na boss. Hawak. May OP kwa dabi ay. Ang tanga tay gajay, tay mo, tay gajay. Ito pala we, soldier, ay general tong si Daddy Kim eh, no. Diba? Ang bilis oh kumpara doon sa pinanood natin kanina na no. Although nakamitik pala tong si Daddy Kim na. Pero grabe no. Ang sarap din panoorin nung ano ng mga soldier. Kasi parang merong slash na wave. Yung skills, yung ano nila normal attack oh, no. Yung parang ano. Parang sa Moonlord sa Dragoness. Ayun, no? Yung may maliit na single wave. Mas maganda yun kung multiple wave yun, eh. Ayun, no? Yung ganon. Astig na astigan din ako sa Great Sword, eh. Sa mga general. Maganda rin yung mga ano nila dito. Sa general talaga. Saka mabilis yung attack speed ng general, saka movement speed nila. Kaya may okat farm. Farm yaw ขึ้น นะ stun pa no malakas mang stun พร้อม ที่ จะ แบบ ว่า stun damage หา พวก เพชร หา พวก อะไร ต่าง ๆ ง่าย ขึ้น นะ ถ้า แพท ใหม่ เข้า มา ประมาณ นี้ คือ ถ้า ตอน นี้ เรา แต่ สง HP นี่ ดาดิ กิม 17k ใช่ ป่ะ ยิ่ง ฟาร์ม พื้น ที่ สูง เรา ก็ ยิ่ง แบบ ว่า ได้ อุปกรณ์ ได้ อะไร พวก เนี้ย ไป ขาย ใช่ พวก ขยะ อะไร พวก เนี้ย Pero nakakasabay pala sila chip sa level oh Si Daddy Kim level 53 si Chips diba 52 53 na din. พวกขยะที่ดรอปจากพวกกอบลินไอ้พวกนี้ใช่มั้ยครับมันก็ราคาอยู่ประมาณ100ถึง200 200เพชรนะถ้าสามารถมาตีได้แล้วดรอปนะมันอยู่ในตลาดราคา100ถึง200นะพวกขยะ Worth it ba bilhin yung 80 to 90 boss? Oh, worth it 'yan. Base. Dab, sulit na 'yan 80 to 90 gold na and 80 to 90 Diaz na so ba? ถ้าเป็นในส่วนของพวกสงครามหรือ PVP อ่ะแม่งเป็นตัวที่กำลัง PVP ซิดาดิคิมพูดจริงๆนะมันเป็นตัวที่ถือต้นดีต่อแล้วก็น่ารำคาญมากที่สุดเลยเล่นอะไรไปมาเต้น 94k in 11 minutes so parang ano no most likely sa 30 minutes kaya natin 300 mga 600k 500 to 600k per hour Mababa din ako. Matagal din mag-farm talaga ng gold. Nakakainip mag-farm ng gold. Yung pala, nakakainip. Okay naman sa spot ko pala. Walang masyadong kadikit. Pero wala pang drain up na Morion, no? Gold farm lang talaga dito sa LOP. Yung Morion, ano?
bonus na lang, kumbaga. Hey Allen Pacheco, meron na. Apat na 9M skill ko sa Twin Sword, apat na. Last na lang ako doon. Isa na lang kailangan kong bilhin doon. Yung Ravage, ano na lang. Nerve Ravage na lang. Idol, so worth it ba yung dalawang Black Wings? Oh, worth it, Kalisi. Binibili ko yon yung dalawang Black Wings. Sobrang sulit niyan. Gold gain saka XP gain, pareho. Tapos yung may daily tickets ka, saka gold. Malaking bagay yon. Sulit yan. Saka may kasamang ano yan kasi, may kasama ng Diaz yan. May kasamang Diaz sa kasamon, kaya sulit yan. Sulit yung dalawa na yan. If magbabudget ka sa Nightcross, pwede nga yan yung monthly budget mo, yung pang Black Wings lang. Ah, hindi ko alam. Hindi ko alam Orc Spirit, ganun. Eh kasi kahit nung level 45 ako, ganun to na rin eh. Nakakulot naman ng Morion. Level gap. Kasi nakakulot din naman. Kahit before pa. Kahit naman nung level 45 ako, may time na nakakalima ako dito, isang oras. Sana all na. Worth it yan, Black Wings. Isa yan sa mga ano, kung gusto mong gumastos sa laro. Isa yan sa mga sulit na package. Bukod sa webshop. Sa webshop kasi medyo malaki na dun. Malaki ang budget na yun. Kaya ba 100 likes today? 57 pa lang, ano? Pag hindi talaga, maghihintay pa tayo ng guild coin. Ano palang guild coin ko eh? Binawasan ko kasi kahapon ng 5k, so 16k pa lang. Sana mamaya sa guild dungeon. Sa guild dungeon kasi intermediate na kami we. Guild. Ito na tinitira namin intermediate. So sana mamaya maganda yung bigay na ano dito ng guild coin. Kung makachamba ako mamaya ng 10k or 15k guild coin, makaka-advance na agad tayo na mayang gabi. Kaso, pero pinakamababa naman ata dito 1k eh. Pero 1k. So, makakadalawang chest kami siguro or tatlo mamaya. Sana makachamba dito. You know, 15k. Oh, pag naka 100 likes ako, second na bibili na ako ng HSA. Pero pinaparm ko pa yung gold. Yung gold ang medyo wala pa. Yung pambili ng HSA, naka-ready na if ever.
Ayan. Okay, maganda yung spot na to. Hanap muna ako na ano, browse-browse ako ng mga ano, ibang streamer. Minsan masarap makitambay din sa ibang streamer eh. Hanap man may nagsusutukan sa battlefront para may bakbakan. Oh, daw. Yung stats ni Rage, kaya pa yan, ano eh. Habulin nyo. Ito para si IX Gaming. This one's too expensive. Solid din tong si IX eh. Kamusta? Konnichiwa. 300 diamond. 300 diamond. Nagko-codex si... Eh, ano? Panoorin natin mag ano? Okay, trying to spend around. Panoorin natin mag 300 to 500 diamond. Panoorin natin si ano? IX game. Depend on how much. Okay. This one daily earn, this one daily earn. Okay. Yeah, if someone bought this one, I feel like we can make some diamond. If no one buy, we're going to check price again. Grand price is very low now. 109. It's very cheap now, what the F. Itong si IX game, ano rin to eh. Spender din siya sa game, pero maliit. Hindi siya masyadong whale, no? Saktuan lang din, nakaskas. Pero... focus rin siya sa farming. Before pa lang pinapanood ko na itong si IX game eh. For this one, we go into crab glitter. Ang dami nila dito. Ay, ano ba ito? Ah. Nasa ano ata sila? Ang dami nila dito. Lumalabo yung video. Nalabo ng broadcast niya. 116. Hunter pala tong si IX game. Atas na rin yung yeah. Stats niya ha. 151 attack. 55. Nasa level 55 mobs sila. Bilis talaga magpa-level ng ano? 2 quests left, after that, all quests up. Bilis din magpa-level talaga ng mga hunter. Hunter din talaga mabilis. Ano to sinabi ni ano, ni Nightcross? Ah, yung sa Gaspi. Malakas kasi sa Gaspi. Ang takaw sa Gaspi. Totoo lang. Matakaw talaga sa Gaspi yun. Wemix. Yun. Wala pa rin more yun. Pero ilan na ano natin. Gold. Ay pa 1M na. 2.5 na lang. Okay, ang pag-usapan natin guys yung ano, Party Dungeon. Kasi palabas na yung Party Dungeon, di ba? So, wala pa naman detalye sa Party Dungeon sa pero tingnan natin sa Korea. Doon tayo magtitingin ng ano, detalye nila.
Hanapin ko lang. Magkano nga ba? Hindi ko, nandun. Nasa Play Wallet din. Pag magta-transa ka. Magkano nga ba gas fee? Nilang hinihingi. Check ko sa Play Wallet. Kasi for example, magpapasa ka ng Wemix to Wemix or Wemix to Corao. Ako nga, wala akong pang gas fee eh. So, ayan. Ngayon, magta-transfer ako from Crow. Tapos, sasend na mag-sis. Insufficient gas fee. Saan ba nakikita yung gas fee kung magkano? Swap. Pag-swap ba, magkano gas fee? Ang gas fee ay... $0.15. Ito yung gas fee, guys. Zero, kung nakita ninyo. Kita ba ninyo? Hindi nyo kita, no? Malabo. Pero ang gas fee niya, halagang 0.15 Wemix. So, nasa halagang ano rin. 0.20 times. Nasa ano din, mga 15 pesos siguro. Boss, ano ulam natin? Ang ulam ko, Jorisa, ano kanina? Mangga. Mangga hotdog. Ayun, ulam ko. Pinagsama. Saka bagong kamatis. Mangga kamatis. Saka isda kanina. Daing. Yun, 0.15 yung ano, gas fee na Wemix pag magta-transact. Makati din yun pag ilang ulit. Multiple transfer kasi nangyayari pag sa wallet na eh. Unlike dati, parang dati hindi naman ganito eh. Nung unang labas, mga 2 or 3 years ago. Hindi ganun mag-transact sa wallet. Taaga, may bit lang may Chinese dito sa tabi natin ah. Kanina wala ka naman ah. Ba't nandiyan ka ngayon? Pag gold kasi mas mabilis pa rin dito sa ano, 1F talaga kumpara sa 2F. Kaso may kasawsawan tayo ngayon ah. Ba't tumabi to, ang bot na to? Magaling din hahanap ng spot ng mga bot na to eh. Sarap. Sarap ng mangga. Ubus na, guys. Mabilis ng oras ah. 3 hours na ako. 3 hours na ako mag-stream. Ayun na, tumabi na yung isa dito.
Tay boy, nagawa na tayo ng peso ng bot. Tayong mga bot to. Mag-adjust tayo ng konti. Kaya kung ano, kung minsan iiwan may character mo dito sa LOP, magugulat ka na lang, dami mo ng katabing bot. Kaya bumababa yung gold earnings eh, dahil may mga, may kasosyo ka. Dapat kasi dito per kill ng mobs may gold na bigay agad eh, minsan wala pang gold eh. Ayun oh. Na tatlong mobs na wala pang gold. Nakalima na. Anim. Ito. Walo, wala pa ring gold. Nakasampu na. Oh. Ano ba 'yan? Ay magbigay ng gold. Yun, nagbigay rin. Yun. Very random kasi yung gold eh. Minsan sunod-sunod, minsan wala. Mamaya wala tayong papyrus eh no? Sana makapapyrus din mamaya sa ano guild dungeon. Ilan ba bigay sa guild dungeon na papyrus? Last time nakasampu ako eh dun sa ano sa guild dungeon. Kasi alaman nito 3-5? Ah! 2-5 pala nakuha ko. Naswertehan ko pala to, papyrus. 2-5. Pero mas maganda kung bibigyan tayo nito, yung mga ring. Yan o. Oh. Ito, epic. Bigyan tayo epic ring. Ito, yung, ito rin yung reason kung bakit nag-intermediate kami eh, imbes na mag-easy clear ng beginner. Mas malaki kasi yung loot dito sa intermediate saka yung guild saka yung overall loot yung napupunta sa guild storage malaki din. Ayun no. O minsan may earrings pa oh. Ayan. Dito tayo sa history. Records. Compound Regent Achieves. Ano pa yung pinapamigay nila dito? Moonstone Achieves. May kikita mo dito sino yung mga nagkakaskas oh. GBBG Purchase Night Special. Kita yung history ng kaskas dito eh oh. Ilan na gold natin? 1 million 80. Bagal. Bagal. Pero kaya pala may katabi tayo. Nawala ata dito yung bot. Nawala, nawala. Nawala yung bot.
Pinaki-connect ba sa wifi namin? Check ko nga. Mandali kasi mag-connect sa wifi ngayon. QR code lang eh. Kaya sinasabihan ko yung mga nakakonect sa amin eh. Minsan kukonect na lang. Pati kalaro nila, kinukonect nila. Buti lang may pang monitor ako. Kaya ba F2P intermediate? Medyo mahirap or spirit. Kailangan may mga kasama kayong kuya. Mahirap yung third boss. Kailangan mo ng ano doon. Kailangan to 260 AQ. Para tumama. Tapos nagmi-miss pa yun ha. Tingnan natin. Uy, 8 years ago na pala nung huli naglaro si Kobe. Napanood ko to eh. Anyway, uy, 2.5k subs na tayo. Totoo ba? Patingin nga. Oh, 2,501 na nga. Wow, congrats. Congrats guys. Salamat. Na-reach na natin yung 2,500. After 2 years. Mabagal usad ng ano natin pero worth it naman. Ayan, palakihin pa natin yung community natin para mas ano tayo. Mas marami tayong kakwentuhan sa stream. Kamusta ano mo progress mo, Luis? Pa-send mo nga sa akin sa ano, sa Discord. Or sa or kaya sa Messenger. Patingin ng progress ng character mo. Saan server ka pala, Tebs, naglalaro? I-flex natin sa stream mo character, mabilis. Oh, Gemma, 102 night. Ikaw ba yung Gemma dito sa 102 night? Nakikita kita we. Minsan nakaka-party ata kita mga sa Forest of Training or kaya nakikita ata kita sa boss hunt minsan. Mm, 102 night ako. Kagild ko sila Chibibi.
Ikaw pala yung boss. Oo. Ayan. Idol Zo, magkano kaskas mo dyan sa 20k DS, Idol Zo? Ay, yung ano yan, galing yan dun sa may monthly package ng ano. Monthly package sa webshop. Yung 14. Kumuha pang ano yan. Pang tostos. Para medyo makabuelo, makabuelo character ko. Ang hirap magpalakas din eh. Saka malay natin, di ba, maka-legend mount ako kapag nag-pull na tayo. Siguro mga next week tayo magpo-pull or basta sasabay natin dito sa season pass. Kapag etong season pass na to, na-claim na natin lahat. Ilan pa ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8 pa eh. So, kapag na-unlock na natin to, sabay-sabay nating isasamon. Collection reveal. Collection. Eto guys, 129 pa lang. Kailangan ko pa maglagay sa depth. Kulang pa yung depth ko eh. So, ito pa yung tinatrabaho ko sa collection. Medyo mahirap pa. Madami-dami. Tapos na yung mga tiglilimatig sa 10 eh. 64 likes na. Uy, malapit na guys. So, ito yung collections natin. Ito. Ito mura lang to. Oh, piso lang yan, no? Oh. Ito, 4. Ito, piso. Ito, mahal to. 9. Pero, bago natin to ipaldo, magpa-farm muna tayo. Ito, marami-rami rin kasi to. Gagastos din to ng ano, mga 1k dias pag pinuno ko to. Ito naman, ito yung mahal, yung empty wine bottle, medyo 11 isa. Yung mga basic sa collection idol do, kinukuha mo na din. Ano tips diyan? Ako, kinukuha ko na yung mga basic damage, kaso medyo mahirap to. Ang technique dito talaga, kailangan mo munang magpa-dias. Yung mga mahal na collections, for example, yung mga pang level 49, hanap ka ng mga level 40, yung mga, eto nga rin, eto, matataas presyo. Eto, tingnan mo yung mga matataas presyo. Lahat ng matataas na presyo, ibenta mo muna. Punya, eto, mahal to, di ba, 63. So, ngayon, kapag nakabenta ka ng mahal na collections, yung dias mo doon, yung earn mo doon, ipambili mo ng mga mumurahin na, no? Collections. Saan mo ito punuin? Ayan. Ito, mura lang to. Ayan, mura lang. Ito lang yung mahal, itong isa. 45. O, gagastos ito ng mga 500 dias pag pinuno mo to. So, ito, tiglilima. Bonus damage. Pwede mo rin i-consider. Yung PBE bonus damage, malaking bigay din yan. Dapat kinukuha nyo rin. Eto, wala nang konti. Wala na yung tiglilimatig sa 10 eh. Puro ano na to. Eto may tig sa 10 pa. Eto siguro kaya to gawin. Pero mamaya na lang. Ayokong bumaba yung Diaz ko sa 20k gold eh. I-maintain ko yun ng 20k hanggat kaya. Unless kung may bibilin tayo kagaya ng HSA. Ayan. Ito, 5 na lang. Miliacu. Kung bibili tayo nito, 30 isa. 150, 160, mga 170 dias din. Pero next week na natin ito galawin. Okay na muna yan. Ang quota ko lang naman kasi weekly, 20 to 25 collections. Nabili mo na gold supply boss na tig 800 dias. Ay hindi, di ko binibili yon. Anong chapter mo na sa main quest? Ang chap, ano na ako, 31-1. Dito, ano ba pwedeng bilhin dito na dias? Eto ba yon? Worth it ba to? Eh nakukuha ko lang to na libre sa guild eh. Pag nakakaskas sila boss jibs.
Nakukuha ko lang tong libre. Pang itong 800, pang ano ko na lang yan. Pang co-collections ko na lang yan. Ito ang binabala kong bilhin, ito. Kasi kailangan ko ng... Kailangan ko nito. Nitong blue. Na pang infuse. Kasi yung third infusion ko, ang pangit ng stats. Ang pangit ng infuse ko sa pangatlo, oh. Vitality. Tapos tigdos na dual. 5 pisong weapon damage. Ang baba ng stats, wala man lang nakamax. Naubos yung ano ko. Yung rune ko. Taas ng level mo, pero baba ng AQ. Ay, nakaano ako eh, boss. Naka change class ako, kaya mababa AQ niyan. Dual blade ako, dual sword. Dual sword ako, Billy. Nasa LOP lang ako ngayon, kaya naka-archer ako. Mababa talaga AQ kasi hindi counted yung melee AQ dyan eh. Pag naka-hunter ako. Dual blade tayo, dual blade. Alam, mabagal kasi ang twin sword eh. Lalakarin pa niya bago ma-hit. Naunahan ng pumatay ng iba. Nagpalit na naman pala kami ng logo. Patusok, RCP, Michi Gigi. Grade, ano na ba? Grade 5 na rin pala ako. Pasok na ako. Graduate ako sa grade 4, oh. Grade 5 na. Ito, mga bago itong mga nasa baba, eh. Pero wala pa rin bagong, ano? Wala rin bagong recruit na... Cleric yung kailangan nila, Chibs eh. Kay Quick Packs lang sila umaasaw eh. Yung iba kasing ano, di pa nakapag second advancement sila, Tina. Si Ash pa lang ata ang nakapag second advancement. Saka si Mick. Si Pinkoy, oh. Number 5 pala si Pinkoy. Malas. Kung may pag-ipunan ka lagi para talpakan idol zone, yung Blackwing na package, worth it yun idol sa lahat. Oo, Khaleesi, worth it yun. If meron kang pinag-ipunan, kung balak mo mag-ano dito, mag-spend. Worth it yung Blackwing kasi 1-6 Diaz, tapos isang Sunset Summon, tapos everyday package, gold, saka recharge ticket ng Sangkona, saka LOP. Bawi yung 1k mo dun. Ah, monthly. Monthly sa webshop, boss. Yan, nasend ko na. Bash mo na. Ah, nasend mo na. Sige, tingnan natin yung character ni, ano, ni Luis. Baka naka-legend mount nga to, tahimik lang eh.
check natin. Teka na, tagal mag-load ah. Nasa Discord mo ba si Nen? Discord? Boss, ano mas... Ano, Discord pala. Si Face Hider. Ano yung tanong? Boss, ano mas prepare mo? Heavy or leather? Nagle-leather ako, Minari. Leather crinap ko. Malas yan. Tingnan nga natin. Tara. Flex natin yung character ni ano. Ni Luis. Character review tayo. Character review. Ayan. Ito character ni ano ni Tebsan. Naka-rare weapon na saka secondary. 61 damage attack. Ah, naka-rare mount ka pa lang. Ah, Q169, Dep 161. Collections niya, 64. Di ba 69 favorite number mo? May isa na siyang rare necklace. May jewel na siya. Plus 5 yung ano mo, gears oh. Oh. Flex na, oh, stats niya. Ayun. Character review with Tebsan. Dapat pala nag-heal ako sa 9M skill. Ah, oo. Heal dapat muna. Kung cleric ka. After your heal, yung buff. Tapos, yun pala guys, kung gusto nyo pala magpa-character review, pwede nyo ako i-message sa Discord. Kuya Zo, pangalan ko sa Discord. Kuya Zo lang din, Kuya Zo. Pag sinreach nyo ako sa Discord, ayan, Kuya Zo lang. Lalabas ba ako? Gasto sa pats? Oo, no? Time, may pumuesto. Time, may pumuesto ka na doon. Tumabi, may tumabing alt na naman. May tumabing bot. Arba Pico. Bot ba to? Walang clan eh. Sige, bahala ka. Mabagal ka mag-hit. Kaya kikita doon ng gold pag lagi na may ka-sosyo. Harap na tayo bagong spot. Mapupuntahan tayo ng ibang bot dito eh. 1.2 na. 2 minutes na lang pala tayo. Uy, ang mura ng sawa sa inyo. Anong server pala yan, Tebs? Hindi ka nasama sa amin eh. Sila Anansi, nakasama ko dito sa guild eh. Saka si Neil. Si Neil ang malakas, boy. Ang sipag magbossan kasi ni Neil.
Ang swerte pa niya sa loot. Nakatatlong HSA na yung kakalalut lang eh. Looter yung si ano eh, si Neil eh. Grabe, mag-boss hunt dun yan, sipag. Nalala mo si ano? Si Neil Tebsan, si pangalan niya dati sa Mirror, si ano? Pangalan niya sa Mirror. Kalimutan ko ah. Ano pangalan ni Neil sa Mirror? Oo, nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung pangalan. Nang nasa GC namin. Nasa GC yun eh. Kaiwar, ayun si Kaiwar. Linchak na Kaiwar yan. Napakaswerte nun. Anniversary celebration na Nightcrawl sa Korea, 1 year na. Ang layo ng agwat natin sa Korea, 1 year. East 204 Rook. Ay, nag-time na ako. Ah, nag-aya yung tropa mo dyan. Oh, tick boy. Isang oras. Mga nakasa 600k, balik tayo. Pero bilhin muna tayo ng ano. Ng random teleport. Naubusan na tayo. Nakakuha ko weapon style drop eh. 80 DS din. Weapon style o weapon? Mura na kayo weapon ngayon eh. Tara, extend tayo sa prospe. Kailangan pa natin mag-farm ng ano. 2.5 M pa. Dami tao dito. Daming tao. Ba to? Dulo-dulo ba to? Kaya pala. Hanap nga tayo ng spot dito. Ito ata. Baka okay dito. Weapon style, nalulot ba yung weapon style? Niloloko ata tayo ni Luis eh. Nalulot na ba yung weapon style ngayon? Ah, yung ano ba? Weapon style na ano ba yan? Yung ano, monster ba yan? Monster pala? Yung baby mo sabihin, akala ko yung epic eh. Weapon style, yung pang monster, oo. Pang monster, no? Yung pang monster. Patingin nga ng character mo. Weapon style, monster. Hindi mo naman sinend eh. Yung parang ganito ko. Ito yung pang mobs, yung ganito. Sa monster nga pala.
Kala ko yung ano eh, epic na eh. Kala ko iba. Sorry, my bad. Sorry, I'm false. Oh, kagaya nung ano, kagaya nung sa Twin Axe ko. Ano yung na-loot mo sa wand? Ay, parang crab. Ang ganda naman ito. Ang ganda naman sa archer. Ano ba sa inyo pag wand? Binenta mo? Ah, binenta mo pala. Ano ba sa'yo? Ito yung mga ganito. Yan o. May bunga. Sheesh! Ay, ito piko. Ayan. Mukhang witch talaga o. Pasend mo na. Ah. Snowfield Bandit Axeman. Snowfield. Ano yung tsura ng Snowfield? Snowfield. Snowfield. Ito, ito. Ganito. Nakuha mo. Oh, parang tataga ka dito, pre, ah. Parang mananaga ka dito, ah. Ang haba ng hawakan, eh. Parang mananaga. Yung iba mahaba. Ito maikli oh. Ay, wand na pala to. Pag maikli pala, wand. Pag mahaba, stop. Okay. Yung pala pinakaiba ng wand saka stop. Sa isang oras natin kani walang more yun, isang oras, no? Diyos ko. Wala tayong nakuwang more yun doon. Malas talaga pag hindi naka screen saver, no? Ang alat. Tayo nakuwang more yun. Wala nakuwang more yun. Sheesh! Uy, 67 likes na pala tayo. Dalawa na lang, favorite number na ni Luis. Yan, so di ko alam kung aabutin natin yung 100 pero ituloy natin sa next stream. Hanggang ano lang ako makapag-stream guys, hanggang 2:30 lang. Lalabas kasi ako. Magda-drive ko lang si mother. So hanggang mga ano na lang, mga 20 minutes pa. Farm tayo dito. Hanggang maubos yung ano pala. LOP natin. Kasi i-AFK ko na lang to sa ano. Sa may ano, near Bad Slope. Doon ako magpa-farm ng gold. Mas 69 na nga ako sa Codex. Eh. O nga eh, favorite number mo pa naman talaga yun, di ba? Di pa rin nabebenta ang aking boots. Para pala mabebenta, may nakabenta mas mura. 3998. Sayang kasi yung pambenta gold, gold din yun. Kakainin pag nagbend eh.
Tapos mamayang gabi magla-live pala ulit ako. Tuloy natin pala mamayang gabi. Kasi mamayang gabi, guild dungeon namin, intermediate. Last traded, 6-7. Oh. Bumaba, oh. Naka din ang binaba. Oh. 34% na. Tamo, tinatabihan ako ng mga bot, oh. Nananadya itong mga bot, guys, eh. Tatabihan ka talaga nila. Ay, konti kasi mobs dun. Apat lang kasi to, eh, dito. Dito ato sa taas, walang tao. Ay, may tao. Hindi worth it dito. Apat lang. Dito ba? May naka-spot din eh. Ilan pa ba pwede ko nito? May walang ticket pa pala ako, 4 hours pa. Pwede ito siguro sa madaling araw or mamayang gabi. Madami pang tao ngayon. Patapusin muna natin yung mga bot. Anong oras ba ako mag-stream mamaya? Alas 9, Guild Dungeon eh. Mag-stream siguro ako mga ano, mga around 7 or 8 mamayang gabi. Pagka-uwi. Eh, katabi ko na itong mga bot. Eh, binalik ako dito sa ilog. Wala, madami na rin tao dito eh. Dami naman tao. Labas na muna tayo. Hindi sulit. Ang daming tao, guys. Mag-abilus muna tayo.
Dito muna tayo. Saan? Snare badge slope. May shortcut pala dito. Shortcut na tayo. Yan, mag-ano tayo mamayang gabi? After Guild Dungeon. Pero salamat sa mga nag-likes ha, kahit di natin inabot yung 100. Malaking tulong na yun. Mamayang gabi uli. Yan, so AFK na ako dito guys. Dito ako nag-AFK madalas sa pwesto na to. Pero mas okay dito sa baba pag walang, minsan kasi may tumatao dito sa baba. Pero mas maganda rin dito. Kasi, eh no, nakita nyo. Hindi ka na talaga halos gagalaw dito. Normal-normal ka na lang. So guys, sige, lipat na kayo dun sa ibang streamers. Mag-end na ako ng stream. Salamat sa mga nanood. Mamayang gabi, between 7 or 8, mag-stream muli ako pagka-uwi ko ng bahay. Mas mahalin nyo mamaya, maisipan na natin mag-promote. Mamaya, mamayang gabi. Depende sa swerte. Bye-bye!